Photopea, sabi nga nila, Photopea. Tomato, tomato. Banana, banana. Okay. Tapos may CS6, CC19, 2019. Uy, may mga bago. Wow, sige. Ito may mga konting differences lang akong ipapakita sa inyo in terms of versions. Pero ang pinaka-goal ko talaga dito is makita nyo yung advantage ng mga features na pinaglalagay nila sa Photoshop. Lalong na ano ngayon, maraming darating na mga features sa Photoshop. Katulad ng, wag na. Padala na naman ako ng legal letter nito eh. Wag na. Sige, umiyan ako na sabihin. Ayan. Yung iba gumagamit ng... ano ba yung talagang nilagay nila? Yung ano, no? Yung hindi magandang version. Okay, siguro yan kung ano, hindi nyo pinagkakakitaan. Ha? Pero pag pinagkakakitaan nyo, mas maganda kung ano, kung legit, sabi nga nila legit. Ayan. Tapos pinabanggit pa ng ibang ginagamit nila. Sige, okay lang yan. Walang problema. Sige. Ayan, nag-verify pa si Photoshop kasi bagong install yung aking Photoshop dito dahil nag-uninstall ako ng isang product na hindi pa pwedeng ipakita on live. Kaya in-install ako. Ayan. So, hintayin lang natin ng kaunti. Ayan, ang kaganaan kasi nitong Creative Cloud, nakita nyo, ang daming mga applications dito na pwede nyo ma-install. Hopefully, makapag-session din tayo ng ibang applications dito sa DICT na hindi lang Photoshop. For example, Illustrator, InDesign. Kung gusto nyo matuto ng 3D, meron tayong application tawag naman sa kanya ay Dimension. Diba? Ayan. Konti na lang. Konting paghihintay na lang. Nahiya pa oh. Ayan. Konti na lang. Ayun. Okay. Ang dami na ngayong applications ni Adobe. Pag chinek nyo. Ayan. Uy. Bago yung splash screen. Dahil sa ano yan? Update with the Lord of the Rings na event. Meron ba sa inyo nakaabot nun? O nakarinig nun? Merong lumabas na ano eh, na series sa... Ayan, tayo natin. Okay. Ang aking version po na ginagamit ay yung 2022 version na latest. And ang una ko munang ibibigay sa inyo na demonstration is paano natin mapapabilis yung ating trabaho inside of Photoshop. So, habang nakabukas nito aking Photoshop, I'm just going to open a file that I would like you to observe. Observe nyo muna kasi pwede nyo naman siyang recreate. So, file, open, or click natin yung open file dito. And then, sino sa inyo yung gumagamit ng mga artboards sa loob ng Photoshop? Meron ba sa inyo gumagamit ang artboards dito? Ang artboards, this one enables you to create multiple pages on a single document sa ating Photoshop. Ang kagandahan niyan is hindi na kayo kailangan pa mag-open ng madaming kung ano-anong mga Photoshop files at mahirapan kayo. So ganito 'yan. Pupunta ako sa desktop, hanapin ko yung aking mga demo assets, pupunta ako sa aking Photoshop. You would see na meron ako isa dito sa mga files na to. Ang tawag sa kanya is yung Prism Site Design. Buksan nga muna natin itong PSD file na to. Pag open nyo dyan, makikita nyo na itong Photoshop file na to is matagal magbukas. Matagal siya magbukas kasi medyo malaki siya. Tayo lang natin ng konti. Ha. Alam nyo naman, hopefully makapag-upgrade na tayo ng mga bagong Mac hardware para dito. Ayan. Reading Photoshop format. Itong file na to ay nasa 2015-ish ko pa siya ginawa. So, medyo matagal yung nag-convert pa siya on the fly. Yes, yan ang purpose ng artboard para po hindi na marami pang nilalagay na kung pages. At mahirap kasi mag-manage, di ba? Mahirap ang manage ng ang daming guides. Tanggalin ko muna yung guides, ha? View, guides, show, tanggalin ko muna yung guides. Para hindi kayo ma-overwhelm. So as you would see here, tingnan nyo, meron tayo mga artboards on which, ang kita nyo, pag gumagawa kayo ng mga website mock-up sa Photoshop, pwede kayong gumawa dito ng versions like 1200, 920, recording 900. In progress.
Ayan, recording na tayo. As you would see here, kita nyo yan. Madali lang gumawa ng mga artboards. So as you would see here, pwede kayo magdagdag ng artboards. Meron ditong artboard tool. Hanapin lang natin. Andito siya. Lakihan lang natin to. Minsan kasi naka-edit toolbar ako at hindi mo makikita agad yung, ano, yung pinaka artboard. Pero as you would see here, marami kayong pwedeng magawang options dito. And then, sa ating paggawa ng mga artboards, meron ko yung papansin din sa ating mga layers. Tingnan natin itong layers dito. So, kapag gumagawa kayo ng artboard, nakita nyo, meron siyang specific na parang grouping. Yung grouping na yan, this will enable you to add elements inside of the group and then you can enable it for you to use. Yeah, as you would see here. Nasaan na yung aking... wait, nandito siya. Artboard tool, ayan. Nasa ilalim ng move tool, meron tayong makikita ditong artboard tool. Excuse me po. Ayan. Makita niyo sa artboard tool, pag-click ko niyan, kaya kong maglagay dito ng isa pang artboard. For example, nandito yung mga assets ko na temporary lang na ilalagay. For example, yan. And then, pwede kong i-double-click itong artboard na to. Pwede ako magdagdag pa ng example dyan. Pwede ko i-right-click to, tapos hanapin ko dito yung... pwede ako maglagay dito ng mga designs based sa aking libraries. Meron ako mga libraries dito. Yung libraries na yan, available yan sa Photoshop ninyo, InDesign at saan-saan mga applications. Think of it as like Dropbox or Google Drive na naglagay kayo ng mga, documents, mga designs na pwede nyo ilagay sa inyong mga canvas tulad nito. Okay? Sobrang dali lang. Pwede kayo magdagdag pa dito ng iba pang mga artboards. Yan yung purpose talaga niya. Pag tinignan natin silang lahat, Command 0, Control 0, para mag-zoom tayo sa lahat ng nandito. Makita nyo, ang dami kong options and possibilities na pwede ako maglagay dito ng mga variations of designs. So, hindi lang limited kayo sa isang canvas lang. So, marami kayong pwedeng gawin. Okay. So, ang next natin is, meron ba sa inyong gumagawa ng isang design katulad nito? I-zoom in lang ako. Pinutin ko yung Command 2. Command 1, ayan, Command 1 o Control 1, makikita nyo, ang dami ko ditong nakalagay na mga elements, right, sa loob niyan. So, pupuntahan ko yung artboard na yon, tawag sa kanya is this, yung 1200 pixels. And as you would see, makikita nyo dito lahat ng aking mga elements. Yan, meron tayong logo, meron tayong mga symbols, meron tayong mga text. Isa sa mga tip na gusto kong ibigay sa inyo is, kapag kayo ay gagawa on your own, maganda kung nirename natin yung mga layers natin. Tulad nito, di ba? For example, pag chineck ko yan, makikita nyo na itong symbol na to is itong layer na yan. Nakikita nyo yan. I-zoom in ko lang ng konti. So, yun ang kagandahan nito is that you become more organized in using Photoshop, lalong-lalo na kapag binibigay nyo to sa ibang mga katrabaho ninyo. Diba, nasubukan nyo na ba na nakalagay dun sa design ninyo na layer 1 of 1, layer copy of layer 2, final layer of copy 37. Diba, parang nakaka... Diba, ang hirap. Sabi nga nila, nakakabuwisit kapag ganun yung katrabaho nyo. Ang hirap, ano? Ang hirap i-manage. Kung kayo lang ang gumagawa, sige, pwede nyo gawin. Pahirapan yung sarili nyo. Pero pag meron kayong mga ipinapasang documents, lagyan siya, tamaan nyo siya ng ano, tamaan nyo yung paglagay nyo ng inyong mga naming conventions. For example nyan, tulad nito. Ito, medyo hindi ako naging natuwa dito kasi polygon 2 copy kasi duplicate ko siya. Pero nakita nyo, I try as much as possible na napaka-descriptive ng aking layers. Pero, ang problema nga niyan is paano kung yung nagbigay sa inyo is hindi nag-arrange ng kanyang mga layers. Meron kayo makikita sa Photoshop, which is ito. Meron kayo makikita dito mga filter options. So, filter options na yan, this will enable you to target a specific layer. For example, lahat lang ng text effect, di ba? Ay, lahat lang ng, name. Di ba? Hanap tayo ng name. Let's say, hanap tayo dito ng kind. Tapos, puro mga text lang gusto nating hanapin. So, pag-click natin yan, as you would see, automatic, kita ko na agad, ito lang yung lahat ng text na gagamitin ko. Diba? Kita nyo?
Recording in progress. Graphics layer, makikita nyo dito lahat. For example, naisip ko na na, tapos na ako sa mga ine-edit ko na mga text. Tanggalin ko lang yung filter. Tapos hanapin ko dito yung mga, for example, hanap ako dito ng mga may smart objects. Okay, yung mga smart objects na yan, nandito yan. So pag-click ko nyan, makikita nyo na itong smart object na ito, pag dinouble-click ko, pupunta siya dun sa smart object na yun. Makikita ko agad yung pinaka-content on which maayos ko siya. Okay? Yun ang kagandahan ng paggamit ng filter sa loob ng Photoshop. Ayan. So sabi nga na kailangan ko daw i-save. Sige, i-save ko muna. Ayan, nakita nyo? Ito yun, no? Dinouble-click ko lang siya. Pumasok siya sa loob ng file na yun. Let's say, gusto ko siyang gawing black and white. Gamit ako dito ng filter. Tapos, lagyan ko siya ng kahit anong filter na lang. For example, or dito sa ating filter gallery. Ano yun? Para may ano. Narahanap lang ako dito ng isa sa mga yari, ink outlines, di ba? Ay, hindi pala maganda. Hanap ako dito sa ating artistic yan. Let's say, this one. Diba? For example lang yan. Sample lang ah. Okay, gawa lang tayo ng changes. Kunyari, okay. And then, as you would see, meron ako dito. Pag sinave ko siya, i-close ko muna to, as i-save ko siya, tingin nyo kung ano mangyayari. I-save ko lang yan, and kapag lumipat ako dun sa pinaka-file ko, makikita nyo dito na yung file na yon o yung pinaka-document na yon is na-update na dito. Saan na ba siya? Nandito siya sa pinaka-baba. Ay, nandun pala siya sa ano. Nandito siya sa isa. Isang section. Okay? Yun ang kagandahan ng paggamit ng filter for this. Okay, next natin is, meron ba sa inyo mga nagdo-drawing sa loob ng Photoshop? Nagmumagawa ng character illustrations. Kagandahan yan is that, baka meron pong nakamiss sa inyo ng memo na meron ng tinatawag na rotate sa loob ng Photoshop. So, pag kunyari gusto nyo, di ba minsan nahihirapan tayo mag-draw ng pag-anon? Minsan, sa totoong buhay, kailangan i-rotate natin yung papel saka tayo mag-draw ng pag-anon. Pero dito sa Photoshop, you press R, makikita nyo, pwede, i-hold nyo yung press and hold nyo yung R, and as you would see, pwede nyo gawin to. Pwede nyo i-rotate yung pinaka-canvas. By holding the R key, and then drag and drop. Drag nyo lang yung mouse, makikita nyo, mangyayari yan. Okay? Yan po ay isa sa mga tools or productivity tools na pwede nyo magawa. Okay, so press ko uli yung R. Pwede ko i-reset yung view. So, pag ginawa ko yan, pabalik ulit siya sa ganitong klase ng orientation. Okay? Yan. And then next, ganito po. Shop. Nagmumagawa ng minsan, nahihirapan tayong gumawa ng mga guides. Kagandahan yan, so, close ko muna to yan, pabalik ulit siya sa ganitong klase ng fresh orientation. Document. Gagawa ko ng fresh document. Okay? Click ko yung new file. And then next, and then, ganito po. Minsan, nahihirapan tayong gumawa ng mga guides. Kagandahan yan, close ko muna to yan, gagawa ko ng pinaka-document. At makikita nyo sa Photoshop, ang dami na yung mga templates na pwede nyo magamit. Okay? Ito yung new file. And then next, sa loob ng Photoshop na pwede nyo i-download. Minsan, kagandahan niya, close mo na po yan, gagawa ko nyo sa modern business. At makikita nyo sa Photoshop, ang dami na yung mga templates na pwede nyo magamit. Ito yung new file. And then next, sa loob ng Photoshop na pwede nyo i-download. So punta tayo sa letter. Kagandahan niya, close mo na po yan, gagawa ko nyo sa modern business. At makikita nyo sa Photoshop, ang dami na yung mga templates na pwede nyo magamit. Ito yung new file. And then next, as you can see here, drag natin papunta dito. Ayan, nagkamali pa ako ng pindot, di ba? Sa pagkakataon, ang mga guides na yan, 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 ang mga
ang ginagawa ko tayo sa dito. Gusto nyo gumawa ng automatic tapos, grids, guides. Tapos pero siya may nagagawa ito. So, hindi ko na ulit-ulitin yung mga ginawa ko kanina. So, pag-press ko niya save, meron na ako nakalagay na sarili kong preset ng pangalan sa kanya is land grid. So, kung anong gusto niyo ilagay. In my case yan, customize siya, di ba? So, let's say, diba? Or 10 by 6. Diba? So, gagawin ko dyan is click ko yung OK and ganun agad kadali. Diba? Hindi ako nag-ubos ng time. Hindi ako nag-drag araw-araw. Hindi araw-araw. As in, ang dami kong ginagawa dito. Diba? Isang drag lang ako, isang gawa lang, makakapagawa ako ng ganitong klase ng guides. Imagine kung gagawin nyo to ng mano-mano. Diba? Sipin nyo kung gagawin nyo to ng mano-mano. Gano'ng katagal to? Diba? Sabi niya, gawa ka ng 10 column na guides tapos may 20 na gutter. Good luck. Okay? Ito yung isa sa mga tips. Okay. Sumunod is, balik ulit tayo sa view. Natuwa ba kayo doon? Sige nga, alangay nga kayo ng emoji dyan. Yan. Okay. So, ang susunod natin is i-clear ko muna yung mga guides. Diba? I-clear muna natin yung guides. Kasi meron ako isang ituturo sa inyo. What if kung meron kayong mga design elements na sa loob na to na gusto mong lagyan agad ng lagyan natin agad ng mga guides. Diba? For example, magdadrag ako dito ng isa sa mga content. Let's say this one. Idrag ko papunta dito galing sa Photoshop, galing sa aking Finder, aking Explorer. Lagay ko yan dyan, tapos usog ko siya dito. And then, let's say, liitan natin to Command T, Control T. Liitan ko siya, lagay ko siya sa gitna. And let's say, gusto kong magkaroon ng guides dito. Diba? Kunyari, maglagay pa ako dito ng isa pang object. Let's say, drag ko ulito. Diba? Kunyari, kung magwala ako ng mock-up design para sa isang website. Yan. Liitan ko lang to ah. So, kunyari ganyan. And then, liitan ko ito. Mamaya i-edit natin itong mga photos na to. Paglalaroan natin to. Parang yung feelings ng iba pag pinaglalaroan mo. Ay, hindi. Joke lang. Ayan. Enter ko muna. Return. Commit. I-commit ko muna. Yung iba sa atin, hindi mag-commit eh. Love lang ng love. Hindi nagko-commit. Okay. So, yan. I-lakihan natin to. So yan. So yeah. Okay, laki na to, 'di ba? And then kunin ko lahat to. Sorry po ha, may mga tinatamaan. So yan, kunyari, yan na yan. So, what if kung gusto ko lang lagyan to agad ng guide, let's say uulitin ko tong pattern na to, 'di ba? As you would see here. So kunyari gusto kong lagyan ng guide itong X content. Punta ako sa view, tapos meron kayo makikita dito na guides, tapos meron dito nakalagay new guides from shape. Para saan 'yan? Okay? Para saan yung new guides from shape? Pag-click ko niyan, tingin niyo kung ano mangyari. Yup! Automatic! Meron na agad akong guide, di ba? So, pwede yan sa maraming objects. Kunyari, ito. Yan. I-select mo pareho yan, tapos punta ka sa field, sa view, guides, tapos new guides from shape. Pag-click mo niyan, meron ka na agad guide na ganong kabilis. Di ba? Parang yung pagmamahal mo sa kanya, mabilis na wala. Okay, yan. Ganyan kabilis. Diba? Kunya, maglagay nyo ng, lagay kayo ng text dito. So ngayon, pwede na kayo maglagay ng text dito. Bago po sa Photoshop, pwede na, meron na agad siya mga dummy text, as you would see here. Yan, meron na. Tingnan nyo, diba? So pwede na ako gumawa agad dito ng design. Saan ganun kabilis, nang hindi ako nahihirapan. Huwag nyo kasi silang pahirapan. Yan, diba? So meron tayong snapping sa loob ng Photoshop, as you would see here.
Yan. Okay? Tingin nyo. Diba? Tapos, alam ko kapag dinarag mo to at hinold mo yung control o command, makikita nyo, nandito yung ating mga heads-up display. Ibig sabihin, nandito yung alignment niya. So, nakita nyo, pag hinold nyo yung control o command sa Mac o Windows, makikita nyo, meron kayo lalabas dito na HUD o heads-up display para makita nyo kung ano yung alignment niya with other objects. Yan. So, ganyan kadali. Makapag-layout na magamit yung new guides. Again, nandito siya sa ilalim ng view. Guides. Tapos, meron tayong new guide from shape tsaka new guide layout. Okay? Pwede na natin lagyan ng new guide. So, ano ba yung new guide na yan? Yung new guide na yan, yung lumang version. Yung lumang version na yan, yan yung eksaktong-eksaktong kung alam nyo kung saan siya pupunta. Let's say, sa 1200. Lagyan natin sa position 1200. Tapos magenta. Diba? Yan yung, kunyari, yan yung eksaktong yan. So, lagyan natin yan dyan. Wala siya kasi kulang yung resolution natin. Ginawa ko siyang 1200, 'di ba? Ulitin ko. Kunyari gusto ko siyang ilagay dito sa 50 mark, 'di ba? Punta tayo sa view. Ikaw naman kasi sinobrahan mo eh. Sige, new guide. Tapos gawin natin siyang 50 na lang. 50, tapos horizontal, tapos magenta. Oh, kita nyo? Napaka-precise. Okay? Nako, medyo madami yung files ko dito para masundan sa presentation. Pwede kayong gumamit ng inyong mga files lang din dyan. Photo, kahit anong photo. Tapos i-recreate nyo siya. Sige, bigyan ko kayo ng time. Ano lang naman yan eh, mga sample photos lang yan nakuha ko sa internet. So pwede kayong gumawa niya. Picture nyo, picture ng cute na aso, baby, ganyan. Pwede nyo ilagay dyan. Aso, pusa, ano pa? Si Crush. Pwede nyo ilagay yan dyan. Okay? Ayan. So as much as possible, hindi ako masyadong maglalagay ng napaka-generic ng approach ko sa pagtuturo eh. Pwede nyo siyang i-replicate agad-agad. Okay? Okay. Si X daw. Uy! Sasaktan. Okay, so ganito. Ang next natin is, alam nyo ba sa Photoshop ngayon, bagong-bago na yung approach nila sa pagsisave nyo ng mga files. So pag nag-save kayo sa Photoshop, automatic po. Pag sinave nyo, file, save. Huwag kayong magugulat ha. Meron siyang option para i-save nyo sa inyong cloud documents. Okay. So yung cloud documents, this will enable you to open the possibilities para makapag-edit kayo sa Photoshop naman on the web. Ibig sabihin, web browser version. Web browser version? Pwede ba yun? Oo, pwede po yun. Ito, subukan natin ha. So, pag pumunta ako dun sa save to cloud documents, magsisave yan sa internet. Ano ba yung mali? Sa creative cloud document ko. Pwede nyo i-save din yan sa computer nyo kung gusto nyo, kung medyo mabagal yung inyong internet connection. Pero, pwede nyo save to cloud documents. Sa akin, medyo mabagal ng onti yung aking ano. So, ano nagagawa niyan? Pwede nyo i-share, pwede kayong magkaroon ng mga collaborations at kung ano-ano pa. Actually, meron ng Photoshop for the web ngayon na ginagawa sila. So, yun yung pwede nyo magawa. Buksan ko mamaya siya sa web browser. Pakita ko sa inyo kung paano siya gumagana. Okay? Sige, subukan ko lang ngayon. Sabi ko nga eh. Diba? Dami kong sinasabi, diba? Hindi ko ginagawa. Ganyan ka naman eh. Sabi ko nang sabi, di mo ginagawa. So, ito. Photoshop. Photoshop.adobe.com. Tingnan natin ah. Hindi nyo nakikita sa screen ko kasi sinusubukan ko muna na ano. Na ito muna siya sa internet direct lang kasi ayoko maglabas ng ano eh, baka may makita kayong hindi para sa demonstration na to. Ayan, subukan natin ito. Pagpunta kayo sa photoshop.adobe.com, yeah, may photoshop.adobe.com. sabi niya your internet connection is unstable. Ayan, so ano nagagawa niyan? Medyo naging unstable yung internet connection ko kasi nag-upload siya sa Creative Cloud. Ayan, nakita nyo, Photoshop Beta. O Beta, sabi nga nila. Ayan, so makikita nyo dito, lahat ng mga pinagawa ko sa Photoshop, pwede kong i-edit yan online kahit wala akong Photoshop sa computer ko. Kaya pala, ginawa ko na ito nung ano, no? Design, itong session na itong walang Photoshop na naka-install. Ayan, nakita nyo, as wala mahirap. Mahirap gawin niya ng ano, parang... hindi pa ganun kabilis ang ating internet connection dito sa Pilipinas para gawin to ng ano on a live setting. Okay. So kita niyo diyan no.
Nandito yung mga recent files ko. So, hintayin lang natin mamaya. Papakita ko sa inyo. Okay. So, ang next natin na demonstration is, alam nyo ba sa Photoshop, para makatibid kayo ng oras, anong ginagawa ninyo? Ito po ang kagandahan ha. Ito yung kagandahan ng ano ng paggamit ng latest version. Pag latest version yung ginagamit nyo, una secured yung inyong paggawa. Kasi updated 'yan, verified 'yan. Pangalawa, yung mga techniques na pinapakita ko sa inyo na tumatagal kayo using the old version, magugulat na lang kayo. Ah, pwede pala 'yon ng dalawang click lang, tatlong click lang tapos na yung trabaho. 'Di ba? So maganda po latest yung inyong version. Okay. So, para mapabilis yung ating trabaho, sa loob ng Photoshop, dinagdag nila to. If you, actually, medyo matagal na rin to, parang Photoshop 2016, meron na ata nito. If you go to type, meron kayo makikita dito na, eto, meron tayong tinatawag na type styles. If you go to window, meron tayo ditong styles. Nasaan yung styles ko? Yan? Styles. Ay, hindi, iba yan. Ibang styles yan. Itong ating mga text, meron siyang sarili-sarili mga styles on which pwede nyo siyang magamit at i-repurpose para hindi na kayo paulit-ulit ng paglagay ng ano. For example, hanapin nyo yung Myriad Pro. Kunyari, hanapin nyo Menlo pala yung font na ginagamit ninyo. Tapos kailangan ang font nyo ay Sten. Diba? Medyo mahirap ano yung mahirap gawin at saka masyadong matrabaho. Let's say, yan. Gusto kong gawin yan. Diba? Tapos pupunta ako sa type, tapos i nasaan na yung aking ano, nasaan na yung aking panels for yan. Ito, ito, punta kayo sa type, tapos panels, meron kayong makikita dito na paragraph panel. So ano nagagawa ng paragraph panel na yan? Styles, ano ba? Ito. Paragraph, iba yung paragraph panel. Paragraph styles panel. Sabi ko nga yan, paragraph styles panel. So yan. Ito is, kunyari gusto kong i-save yan as default, di ba? Kunyari yan, i-save yan. Double-click ko lang to. At ito, pwede ko siyang i-save yung pinaka-custom setting ko. Let's say, this will be the body text, di ba? So, lahat ng gagawin ko, body text, ganyan. Ang ito na to, let's say, ano bang pakaibang dito? No? Yung mas... kunyari, Montserrat yan. Okay, okay na Montserrat. Yeah. Click natin itong okay. Okay, anong tanong? Anong nagagawa ko? Pag sinelect ko to, tapos pinundot ko yung body text, ano mangyayari? Magbabago siya at wait lang, hindi siya nag-apply. Dapakas na ako. So, that's my bad. Select ko muna lahat to. Select ko muna lahat yan. And then, dapat ito ay Montserrat. Montserrat. Gawin natin siyang Montserrat Black Italic. Yan. Tapos, pwede ko siyang i-right-click dito at pwede ko siyang i-redefine. Let's say, i-redefine natin to. Double-click yan. And then, body text. Okay na siya. Montserrat. Okay na, okay na. Okay. So, click yung okay. And then, let's say, ang dami ko nakalagay sa artboards ko na yan. Tapos, pwede kong iselect. Iselect ko muna to. Select ko to. Select ko yan. Tapos, pindutin ko na lang yung body text. Diba? Apply ko yung body text dito. Yeah, right. Hindi siya gumana. Sige, select ko nga muna to. I-reverse natin yung process. Kunyari, i-click ko to. Nakita niyo kung ano mangyari? Hindi siya na-right. Ah, dito pala. Sorry, sorry. This, my bad. I want to... create a new paragraph style. Gawa ko ng bagong paragraph style. So, yun yung sa-save yung time dito. Pwede kayo mag-set ng specific styles. Let's say, body text, subs, pwede nyo ilagay dito. Okay? Yes, na-adapt na niya yung sa Adobe InDesign. Na kung kayo po'y gumagamit ng InDesign, ganyan yung ginagawa sa InDesign para mapabilis yung inyong trabaho. Okay? Magkapareho lang sila ng treatment. Siguro ang kaibahan lang is dati sa InDesign, pwede nyo i-right click tapos, ayan, nakita nyo, nagbago siya agad. Diba? Yan. Nakita nyo gano'ng kabilis yung update? So, medyo mabagal lang ng konti yung internet connection ko. So, nakita nyo, ganyan kabilis. Diba? And, ang kagandahan yan is, kunyari, nagbago ko yung isip, gawin nyo siyang gray yung color.
yung style lang ang babaguhin nyo. Tingnan nyo, baguhin ko lang yung style. Pag binago ko yung style, lahat yan is magbabago. Diba? Magbabago na lahat yan. Once na ginawa ko yan. Nakita nyo? What if kung nakaselect yan lahat doon as ganitong klase ng style, lahat yan magbabago. Okay? Okay. So, tingnan ko lang, baka may mga questions dito na mabilis sagutin. Okay, may question dito, sabi ni, mas advantage po bang Mac OS compared to Windows when it comes sa paggamit ng Adobe Creative Suite o Creative Cloud? Sagutin ko yan mamaya. Mas maganda po sa Mac gumamit ng ano, ng Creative Cloud ng mga applications. Okay? Ayan. So ito, medyo boring pa yung ginagawa natin, mga productivity, ganyan. Okay, ito na. Nagawa na tayo ng mga demo talaga ng papawaw kayo. Ito na. Ito na! Ayan na! Okay, so ganito. May open akong file dito. Papakita ko sa inyo kung gaano kabilis yung tinatawag nating artificial intelligence sa loob ng Photoshop. So, open ko muna tong file na to. Pwede nyo itong balikan na, balik-balikan nyo itong, itong session na to para makita nyo siya. Makikita nyo dito sa photo na to na parang medyo nakalundo. Ano yung exactong word na? Parang nakabend ng konti yung, ano, yung pinakalupa. Diba? Nakabend ng konti yung lupa. So, anong gagawin ko dito? I can do some tricks and tips and tricks on this. So, for example, if I go to filter, tapos meron tayo makikita dito na vanishing, adaptive wide angle. Hindi pala vanishing point. Iba palang technique yun. Adaptive wide angle. So, anong ginagawa niyan? This will enable you to straighten out a specific profile of a photo. For example, ganyan. So, drag and drop ko lang papunta dito. And kapag nag-let go ako, makita nyo kung ano mangyari, isa-straighten niya. Okay? So, nakita nyo, naka-straight na siya agad. At naka-correct na siya agad. Pwede rin nyo itong gawin sa mga buildings. For example, mga buildings kayo na gusto nyo i-straighten, pwede nyo gawin yan dito. Okay? Pag-click ko ng OK, yan na siya. Makita nyo, straight na siya. Flat na. Diba? Parang yung status mo sa kanya, flat na. Okay, ayan. So, anong mangyayari dito? Pwede nyong gawin dito is, anong mali? Anong nakikita nyong problema dito sa photo na to? Meron siyang, ano? Meron siyang, may mga gaps. Okay? Tanggalin natin yung gap. Anong pwede natin gawin dito? Dun sa gumagamit ng mga Photoshop? Iba nagka-cropping, diba? So, pwede yan. Kaso nga lang, pag nag-cropping kayo, sabi nga nila, pag nag-cropping tayo dito, kaso nga lang, nawawalan kayo ng information dito, diba? Kunyari yan. Tingnan nyo, ayan. So, pwede yan. Actually, pwede nyo gawin yan. Mag-crop tayo dyan. Ayan, okay. Kaso nga lang, may ibang approach para dito. Pwede kayong gumamit ng artificial intelligence sa loob ng Photoshop para linisin to agad. Bibigyan ko kayo ng mga approaches, ha. Unang approach is you can use this tool. Ang tawag sa kanya is this. You can use the spot healing brush tool. So, para saan yung spot healing brush tool? Kapag ang puso mo'y sugatan, pwede mong gamitin to. Ay, hindi, joke lang. Pwede mong gamitin to para i-brush lang yung mga problema mo. Kita nyo yan, no? So, i-brush lang natin yan. I-drag lang natin dito. Pwede yan dyan. Tapos, hintayin lang natin matapos. Hintayin nyo lang. Ayan, tignan nyo, oh. Ang bilis. Binrush ko lang siya, tapos na agad. Diba? Okay, yan yung isang paraan. Gamit kayo ng spot healing brush tool. Imagine nyo, isipin nyo, gaano karaming pimples o tagyawat ang mapapaslang nyo dito sa tool na to. Okay? Okay, susunod natin. Sige, balikan natin kung ano yung kanina. Actually, pwede nyo gawin to. Sumunod naman is this. Pwede nyo gawin is gamit kayo ng selection tool. So, i-click natin to. Click this. Actually, pwede nyo i-select to. Gamit tayo ng napaka-primitive. Huwag natin gamitin yung sobrang advanced kasi baka masawi tayo. Sabi nga nila, baka masawi tayo. Yan, gumagamit siya ng advanced selection kaya siya nagaganyan. Wait, ayan.
Meron kasing ano eh, meron kasing artificial intelligence sa loob ng Photoshop. Chine-check niya yung mga ito, yung object finder. Dine-detect niya kung ano to mga to, ano mga yan, ina-acknowledge niya. Isa yan sa mga problema dito, pero wait lang. Sige na, mamaya ka na mag, ano? Mamaya na, text tool. Tagay lang po ah. Yun talaga nangyari minsan kay Photoshop kasi nagmamarunong siya. Ayan, okay. So, pwede tayong gumamit dito ng yung primitive lang, magic wand tool. Select natin to. Select this. Select this. Select this. And select this. So, akong ginagawa ko, nagalagay ako dito ng select. Tapos, pinapalaki, minomodify ko siya. Tapos, ina-expand ko siya ng mga 5 pixels lang naman. 5 pixels. Para saan yan? Para mas madali siyang malinis. Okay, sinelect ko siya. You go to edit. And then, you go to fill. So, anong ginagawa niyan? Pag-click nyo yan, meron kayo dito ng selection for content aware, tapos i-check nyo yung color adaptation. Click natin yung okay, tingin nyo kung ano mangyari. 3, 2, 1, depende sa bilis ng computer nyo. May question dito, may tanong po me, bakit po pag nagka-crop ako, di po yung whole image, bali may nagiging pixelated po siya, 2 pixels po. Anong specific 2 pixels yun? Straighten ng image, ang tawag po sa kanya is adaptive wide angle. So pag chinek natin to, yung ginawa natin yan, ganun kabilis. Diba? Adaptive wide angle po yung ginagamit ko pag straighten ng image. Actually, pwede rin kayong gumamit ng ano eh. Meron dito sa crop tool, meron kayong makikita dito na straighten. Ayan, may straighten dito sa taas. Oh. So pwede nyo gawin yan dito, straighten. Click and drag nyo lang dito, pwede siya ma-straight. Aso straight na siya, so hindi na yan. Okay? Pwede po 'yon sa crop tool tapos straighten sa taas. Merong leveler dito. Okay. Yan. So ang next natin is what if gusto nating iusog ito. Let's say usog natin 'tong si Ate. Usog natin si Ate, medyo usog natin siya dito. Kunyari usog natin siya dito. Dito. Sabi nung editor, gusto niyo usog ko na konti dito. Ayoko na masyado malayo yung isa. O kaya gusto nating iusog natin si Ate hanggang dito. Paano kahirap 'yan gagawin? Ganito po. You go here sa ating meron tayong ditong tool ang tawag sa kanya content aware move tool. Okay, again, content aware. Pag-click natin 'yan, pwede natin siyang i-select as much as possible. Kunyari, for the sake of demonstration, medyo bibilisan ko lang 'yung pag-select kasi 'yan. Naka-mouse lang po ako ha. Wala akong pen tablet dito. Hindi na ako magpa-pen tool. And as you would see here, na-select ko siya, di ba? So, isama ko to. Hold ko yung shift key. Isama ko siya, yung backpack niya, para makuha siya dyan. And, ang nagagawa nito, pwede ko siyang i-move agad dito. So, ang tanong, pag ginawa ko, minove ko siya dito. And then, actually, pwede nyo i-right-click yan, tapos pwede ko siyang i-flip horizontal. So, ano mangyari? Babalik siya dito sa kabila. Okay? So, pag-press ko ng enter, tingin nyo kung ano mangyari. Siya na yung mag-analyze. Tapos nandun na siya. Although may konting problema sa colors, kasi nga may green clouds. Pero kung ito ay sinelectize na precise, ganun kabilis yung pwede nyong gawin sa loob lang ng paggamit ng tool na yon. Pwede rin po ba? Ano sabi dito? Okay, ayan. So next, what if kung sabi nung editor, ayoko na, tanggalin ko na pangit pagka-edit mo. Sige. Pwede kong gawin yan. Again, gamit kayo ng spot healing brush tool. Pwede nyo tanggalin si Ate agad. Kunyari, pasawayan si Ate. Pwede natin tanggalin yan. So, automatically, Photoshop, siya yung mag-iisip nito. Select ko lang uli. Tapos wala na siya dyan. Okay? Gusto nyo pa man more tips? Sige, lagay nyo sa more. Lagay nyo sa comment section more. Okay, ayan. So, may nagsabi na more. Okay, next natin. So, what if tinanggal natin si Ate dito, pero gusto natin na convert ito as a cover photo para sa isang magazine. Okay. Ang tanong, ang cover photo ba
anong orientation niya? Portrait o landscape? Pakisagot po. Portrait o landscape? Magazine. Nakita kita sa isang magazine. So ano yun? Portrait. Paano natin ko-convert itong picture na to na naka-landscape into portrait? Ito po yung technique. Papakita ko sa inyo. So here, meron tayong makikita dito na edit. Tapos meron kayong makikita dito na ang tawag sa kanya, content-aware scale. Again, sabi dyan, content-aware. Buti pa siya aware sa feelings mo. Okay. So pag-click natin ng content-aware, pwede nating i-drag ito and makikita nyo kung ano mangyari. Ay, hindi. Tanggalin ko lang muna yung ano ah. I-hold ko yung shift key para matanggal ko yung constraints. And nakita nyo ano nangyari? Ayun. Alam niya na may mga tao doon at hindi niya ginagalaw yung mga tao doon. As you would see here. Kita nyo. Saka ko i-press yung enter. Tinatransform na niya agad. So yung mga tao nandun pa rin. Tapos, magagawa nyo yung portrait version nang hindi nadidistort yung image. Kita nyo? Hintay lang natin ng konti kasi may computational ano siya, allowance na kailangan. Siyempre, nag-iisip din naman yan. Okay? Ayan, kita nyo? Automatic. Diba? Yan. Okay. So, yan yung kaya nyong gawin dito. I-undo ko lang siya. And another technique na pwede nyo gawin dito is, let's say nag-cropping kayo, di ba? Nag-cropping tayo dito. Press ko lang yung C, tapos nag-cropping tayo. And what if naisip nyo, ah, gusto ko mas mataas pa to. Mas mataas pa tong clouds na to. Meron tayo ditong option is yung content aware sa cropping. Okay? Pag-click ko lang itong content aware, pwede ko siyang i-extend yung cropping. Pero ang kalimitang naisip natin problema, eh paano wala namang data dito? Diba? Wala siyang data. Anong gagawin nito? Using content aware. Ito po ang gagawin niyan. Kunyari, gawin natin to. Ganyan naman siya. Diba wala tayong data dito sa taas? Ang Photoshop na po mag-iisip para dito. I-click natin yung commit. Pag-click natin ng commit dito. Tingin nyo kung ano mangyayari. Siya na mismo mag-iisip. Tapos siya na yung magpupuno ng pagkukulang nyo. Diba? Yung mga pagkukulang nyo sa isa't isa, siya na magpupuno. Sana nga dito sa Photoshop, di ba, nagagawa niya. Ayan, nakita nyo, di ba? Imagine, siya na yung nagpuno. Ayan. Di ba? Kunyari gusto natin, ilagyan pa natin to yung left side, itong right side naman. Kunyari, walang data to, di ba? Walang data yan. Kunyari gusto natin, nasa gitna talaga sila. So, i-enter uli natin. As you would see, ganyan, kabilis. Na all lock, kinumpleto ang pagkukulang. Ay, humugot ako ng ganito pero hindi po ako, seryoso ako, meron akong, okay po yung aking love life. Ay, sinabi yung love life. Ayan. Okay. Ayan, nakita nyo, ang bilis, di ba? Ang galing. Okay, next. Ano pa ba yung pwede kong ituro? Ah, ito pa. Marami pa pala. Ito nga pala ay scheduled for 5 days. Nakapagsabi ba akong 5 days itong session natin? Hindi nga. Ay, hindi nasabi sa inyo 5 days to? Hindi pa po, sir. joke lang. Okay, so hindi ko na siya isa-save. Okay. Open lang ako dito ng isang file ko uli. Hanapin ko lang dito. Wait lang po. Ayan. Ito, i-open ko tong file na to. And, kunyari, isa rin sa mga laging ninyong ginagamit itong spot healing brush. Ito yung, ang tawag dito is ano, yung the move on tool. Bakit? Bakit move on tool? Sige, ito lang. Bakit move on tool ang tawag dito sa spot healing brush? Una, nakakagaling siya ng puso. Pangalawa, kapag break na kayo, pwede nyo gawin to. So, i-delete lang natin si ate dito. Kunyari, masayang-masaya ka sa moment na to. I-delete mo lang siya automatically. Huwag nyo pong gagawin sa lahat ng mga photos nyo kapag nag-break na kayo, ha? Huwag nyo gagawin yan. Okay. Ganyan ganyan po kadali ngayon ang pag-move on. Okay, kunyari, i-click ko lang. Isa pa. O kunyari, gusto nyo, ayaw nyo na maalala itong buong moment na to, pwede nyo rin i-delete yung sarili nyo. Diba? Kunyari, masyado na kayong galit sa sarili nyo. Pwede nyo rin gawin yan dyan. Okay?
saka i-send niyo yan sa ano sa develop sa developer tapos i-print na natin to. O, di ba? Bilis mag-move on. O, yan. Ang ganda lang ng view. Kaso wala na yung mga memories ninyo. Okay, so next natin. Ito, totoo na. Totoo na to. Okay, next. Sa loob ng Photoshop, meron kayo makikita ang mga ganitong klase ng mga photos. Let's say, kumuha kayo ng photo ng inyong mga ancestors. Okay, kunyari, mga lolo ninyo, lola ninyo. Kaso nga lang, ano nakikita niyong problema dito sa photo na to? O pwede naman daw magtanggal ng photo bomber. Opo, sige po. Kayong bahala kung gusto niyo photo bomber. Yung angle. Di ba nung kinuhanan tong photo na to, parang nasa taas ng konti. Tapos, so, ang tanong, paano ko siya maayos ng mas mabilis? Yung angle maayos ko. Okay? So, ganito po. Meron sa loob ng crop tool, ang tawag sa kanya, perspective crop tool. Okay? Sa perspective crop tool, i-click lang natin yan, tapos i-crop natin to, di ba? Crop natin. Oo, di ba? Crop natin. Ilagay nyo lang yung initial selection ninyo, and then, iusog nyo lang ng kaunti to. Yan. Usog natin ng kaunti to. Usog natin ng konti. Usog natin to ng konti dito para mag-align siya. Let's say, ang ganyan lang siya. Di ba? Usog ko pa ng konti to para medyo mas okay. Ayan. Tapos, pag-press ko ng commit, tingin nyo kung mangyari. Whoop! Straight na siya. Di ba? Ganun kabilis. Ganun kadali. Pwede nyong gawin yan sa mga gusto nyong gawing flat agad yung ano perspective ninyo. Okay? Ang tawag sa kanya, perspective crop. Okay. Next natin. More pa ba? More? Gusto nyo pa? Yung G-color. Ano yung G-color? Ay, may recolor mamaya. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala dyan sa mga recolor na yun. Walang problema yan. Mga tatlong click lang yan, tapos na yan. Okay? Sige. Okay, close natin to. Next natin is, meron ako ditong ipapakita pa sa inyo isa pang example. Hanapin ko lang ha. Ito yung mahirap dito eh, pag hinahanap mo yung isang bagay na hindi mo siya, hindi mo inaasahan. Oy, wow. Ayan. Ito naman. Okay, next natin ito. So ang tanong, paano natin babaguhin yung angle nito? Diba kanina may angle tayo mga pinag-usapan eh. So, punta tayo dito sa layer na to. And meron ko yung papansin dito na tool. Ang tawag sa kanya is, nasa na nga ba yun? Ito. Meron tayong tinatawag na perspective warp. Okay, anong ginagawa ng perspective warp? Pag-click ko niyan, punta tayo sa edit ha. Edit, tapos perspective warp. Anong ginagawa niyan? Pwede kayong maglagay ng specific points in time. Let's say this one. Nari, click and drag ko lang dito. Tapos, i-draw ko siya in perspective. Nari, ganyan siya, diba? So, usog natin lang konti ito. Usog natin yan. Tapos, lagay pa tayo ng isa pa dito na ano na point. Tapos, drag and drop tayo dito. Whoops! Yan. Pagbanggain lang natin yun. Makita nyo, automatic parang naisip niya, ay, parang gusto mo ditong ilagay, align. Pero hindi. Usog natin ng konti pa dito. Okay. So, ano nagagawa nito? Pag-click ko ng warp dito sa gilid, sa taas pala. Yan. Kita nyo? I can now manipulate the view on which, let's say, gusto ko siyang iusog dito. Gusto ko siyang medyo mababa ng konti. Pwede ko siyang usog doon. Let's say, gusto ko dyan. Kaso nga lang, medyo maling perspective ko. So, usog natin ng konti dito. Oops. Diba? Parang gumagawa agad ako ng ibang version ng isang photo by bending its orientation with the plane. Yan. So, kunyari yan. Diba? So, imagine, pwede mo palang gawin to. Kalimitang ginagawa to. Kunyari, meron kayong isang angle sa isang photo shoot na sana pala kinuhanan mo siya ng specific degree. So, pwede yan. So, press natin yung enter, return. Kita nyo, iba na yung, ano, yung view. Yung before, and then, after. Kita nyo, ganun kadali. Okay? Yan. So, yun yung perspective warp. So,
pwede niyong gamitin to para mabago yung inyong pag-iisip. Hindi, yung angle ng inyong ano, gustong gawin. Okay? Yeah. Okay. Goods ba yun? Goods? Ay, maliit lang kasi yung file. Kaya blurred siya. Maliit lang yung file. Nakita nyo, sobrang liit lang ng file na to. Pero pwede nyo gawin sa mataas na ano, mga 10 megapixels na camera. 10, mga 50 megapixels na camera. Pwede nyo gawin yan. Okay? Sige, goods na goods. Okay, next natin. Close natin muna natin to. And then, susunod natin gagawin is, hanap tayo dito. Ito. Gawa muna tayo ng basic adjustments kayang-kaya nyo gawin to. So, meron ako example dito ng isang photo na anong masasabi nyo sa photo na to? Sige, anong masasabi nyo dito? Medyo dark, di ba? Too dark. Madilim. Parang yung pag-asa mo sa kanya. Madilim. Okay. So, ganito po. Paano nyo siya ayusin? Madali lang po. Pupunta kayo sa saan na nga ba? Anong pwedeng i-download? Anong pwedeng i-download? Ayan po. Pupunta kayo sa image. Sorry ha. Image. Tapos pupunta kayo sa adjustments. Ako ang lagi kong ginagamit dito, shadows and highlights. Ay, wag po kayong gagamit ng crack. Bad po yun. Okay. So pag yun, nakita nyo, isang click ko lang, automatic, nag-isip na siya agad. Ayan o. Tignan nyo, shadows and highlights. Matalino na po ngayon ng Photoshop at you would see here, tingin nyo, inayos niya agad. Pwede kong baguhin yan agad. For example, 20. Ako magic number 35. Kaya yung highlights, medyo taas na natin ng konti. And yan, nagawa agad natin yon by just using shadows and highlights. And ang ginagamit po natin, smart filters. So ang kagandahan ng smart filters, non-destructive po siya. Pwede yung tanggalin, pwede yung ibalik. Ganun kabilis. Okay? Charot. Okay. Click close natin to. Hindi ko siya isa-save. Next natin, ito. Meron tayo ditong picture pa, isa pang picture. Na medyo malabo. Diba? Malabo yung photo. Yan, diba? Medyo malabo to, diba? So again, pwede nyo gamitin image, adjustments, tapos shadows and highlights. As you would see, ganun kabilis na umayos yung kanyang photo. Click nyo yung OK. Done. Okay? Malabo maging kayo. Okay. So pag close ko to, tingin nyo kung ano mangyari. Pag close ko to, pag close ko sa kanya, isa-save mo po ba siya? Hindi na, huwag mo na siyang balikan kasi X mo na siya. Nag-gets nyo yung joke? Sige. Pagdating nyo ng mga alas 3 na madaling araw, ma-imagine nyo siya, tapos natawa kayo. Yung pala yung joke. Kasi ex mo na siya, wag mo na siyang isave. Okay. Okay. Next. Ito naman, productivity tip. Kunyari, di ba? Kunyari, itong Photoshop file na to, meron, pwede ako maglagay dito ng isa pang Photoshop file. Sa loob ng isang Photoshop file, may Photoshop file. Ganito po. For example, pwede kong pumunta sa file, tapos meron akong ilalagay dito, place link. Okay. Pag-click natin ng place link, anong mangyayari dito? Ito yung mas magandang approach ha, kapag nagkatrabaho kayo sa ganitong klase ng madaming mga designs. For example, gumagawa kayo ng social media postings na maraming let's say versions. O kunyari, everyday may nagbabago. O kunyari, may event kayo na gagawin. Let's say, meron tayong Photoshop training for next week o next month. Di ba gumagawa tayo ng mga iba't ibang mga designs niyan? So, punta muna ako dito sa Photoshop 02 ko. And then, hanapin ko dito yung bar. Hanapin ko yung bar. Where's the bar? Ayan, nasan yung bar? Pangalan niya is bot. Ay, mali pala. Ako pala yung mali. Sorry naman. Okay. So, yung bottombar.psd, bakit ko binibigay sa inyo, binibigyan ng importansya to? Dahil makakatipid kayo ng oras dito. Ang pinili ko is linked. Pag-click ko ng place, ano mangyari? Pupunta siya dito. Yan, di ba? Yan.
So for example, lagyan natin siya sa taas. I-zoom in ko lang ng malaki ha. Tapos lakyan ko lang konti dito. Oops. Kunyari, ito yung event natin, di ba? Kunyari, ito yung artist. Si ate yung artist. Tapos, let's say, sige, lagyan natin uli ng shadows and highlights para umayos siya. Image adjustments, shadows and highlights. Okay. Ayan. So, kunyari, art, ito yung artist, si ate yung artist. Okay. So, ano kalagay dyan? Ang event daw natin, November 5 to 8. Eh kaso sabi nung organizer, ay, naku, nakagawa na ako ng designs, mga 100 ganito. Okay? 100 ganitong designs, di ba? Tapos, babaguhin mo lang pala yung date. Sabi nung date, ay, ano to eh, holiday pala yan. Sorry. Ang pwede nyo gawin dito is i-double-click nyo yung nilink nyo na file. Kailangan pag-aralan nyo kung yung mga designs ninyo ah. For example, ito, ito yung lagi nagpapalit, paaring magpalit. So, pwede kong gawin, i-double-click ko to. At pag double click ko yan, sabi ng organizer, dapat pala is ano, October pala to. Ah, mali pala. Dapat sige, gawin natin October. October 5 pala yan. Diba? October. October 5 to, let's say, ano lang siya, 5 to 8. Parang mayroon akong trabaho ng itong araw. October 5 to 8, 2022. Ayan, diba? So, kunyari, pag ito'y kinulose talaga yun, no? Commit ko muna siya. Hirap sa inyo, hindi kayo nagko-commit eh. Yan, commit muna natin. Tapos close natin 'to. Save natin. Okay? Hindi mo siya X, kaya kailangan mo siyang i-save. Pag sinave mo, ayan, kita nyo, 5 to 8 na siya. Tapos imagine lahat ng PSD files mo na kung let's say 50 plus, automatic updated na siya na 5 to 8 'yung nandito. Hindi, pwede kayong gumawa ng sarili yung bar na ganyan. Pwede kayong maglagay lang ng data. Pwede kayong gumawa ng isang file, tapos i-save nyo as PSD. Yung sinave nyo na PSD, puntahan nyo sa isa bang file na to, tapos na kayong ilagay nyo yung place link. Importante dito yung process na place link yung ginagamit nyo, wag place embedded. O kaya yung iba, tinatamad, dinadrag and drop lang, wag ganun. Okay, trabahong tamad. Pag ginawa nyo yun, pupunta ako sa office nyo, tapos papaluin ko yung kamay nyo. Hindi, joke lang. Kukunin ko lahat ng copy nyo ng Photoshop. Pag wag ganon, okay, trabaho kong maayos, okay, less hassle talaga. Okay, as you would see yan, di ba? So, yung proof of concept on this is that you have to work faster, you have to work smarter. Di ba? Kunwari, ito, meron akong 20, kasabihin natin 20 na lang yun nandiyan. So, kung nagbago lang ako dito ng isang bar, ibig sabihin, 20 times ko siyang uulitin. Di ba? Yan, place link. Yan po, gawin nyo yan ha. Hindi yan masyadong tinuturo ng iba mga Photoshop Filipino experts. Okay. Ito, hindi ko siya isa-save kasi X ko na siya. Okay. So, hanapin natin to. Hanap tayong iba pa dito. Ano pa ba itong ginagawa ko? Ano bang ginagawa ko? Nasaan ba ako? Sino ba ako? Okay. So, may question dito. So, the first place, hindi po yan magagawa kung hindi naka-place. Yes, kailangan talaga naka-place link. Ibig sabihin nun, you're referencing one file to another file para pag nagkaroon kayo ng changes, nagkakaroon ng ripple effect. Okay? Sana may pa-free software installation application. Wala pong ganun. Ang pinakamurang Photoshop is nasa 500 pesos per month. So, kung kayo naman po ay kumikita sa paggagawa ng ganito mga klase ng mga bagay, maganda na bayaran talaga siya. Okay? Okay. So, ganito po. Next natin. Magbe-break ba tayo? Baka sobrang mapahaba ako ng ano eh. Mapahaba ako ng demonstration. Ikaw po, sir. Pwede naman po tayo magbig kahit mga 5 minutes break. Water break lang po. Or CR break, ma'am. Ganun. Sige okay. Po. Sige po. Question break lang, ma'am. Question break. Ayan. Sige po. Okay, so bibigyan po namin ang bawat isa ng 5 minutes break. Or para po sa water break. Or pwede po muna kumihi. Yan. Timpla po muna ng kape, yes. Mas masarap makinig pag may kape. Though hindi talaga ako mahilig magkape kasi acidic ako. Pero sabi nila, mas masarap makinig pag may kape. Kasi alive na alive. Or recess daw, sabi ni BJP. BJMP, GMP. Yan pong attendance, actually, hindi pa dapat pala siya ibibigay. Medyo nalito ako. So ibibigay po yung attendance is later on. Kaya po baka maya-maya po
muna natin ipipis yung attendance. Ana, para po ba hindi mas may ano po, baka po bigla kayong mag-alis. And, eh, ang ganda pa naman ng topic natin for this morning. Pati ako ang dami kong natututunan. Kasi ako, I have, ano ba, Waterloo ko ang Photoshop. Mas gamay ko ang Canva. Pero ngayon, eh, parang gusto ko na siyang mahalin. Charing. Gusto mo nang mahalin sa mga naiibigay. Puro hugot si sir, ano? Very, ano, lalong nakaka-motivate makinig yung puro hugot. Mahalin. Okay, so pwede po muna tayo mag-water break. Taken na po ako. Ah, taken na daw po si sir. Oh, ayan. Taken na po. Taken na po ako. Taken for, taken for granted. Oh! So, ayun po. Ano, so, taken na daw si sir. Taken for granted lang. Hindi. Sige po. Break muna tayo. Yan, water break po muna tayo. I need more space. Yan, need more space daw. Okay, balik tayo ng siguro mga 10:55. Ano sir, okay na yon? Yan, sige.
Ang integrasyon naman ng programang tulad ng LEAP o Learning English Application for Pinoy sa Tech for Ed ang siyang pangunahing ipinagpapasalamat ng mga taga-Oriental Mindoro sa tulong kasi nito na tulungang magkatrabaho o kaya naman ma-promote sa trabaho ang mga nagsisipagtapos ng training. Tech for Ed is a very interesting platform because it offers a single platform with a lot of content areas. Maraming buhay na ang nagawang mabago ng Tech for Ed. Mula sa mga gusto lamang matuto sa paggamit ng computer, gustong makahanap ng trabaho, at hanggang sa mga gusto pang higit na mapaunlad ang kanilang mga sarili. Kasi po noon, pag may mga taong dumarating dito, yung iba po nagtataguan kasi nahihiya silang humarap sa mga tao. Pero po ngayon, kami na po mismo ang lumalapit. Nung nag-a-apply po ako ng trabaho, ay hindi po ako matanggap kasi nga hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Natuto akong bumangon at nagkaroon ng pag-asa dahil dito sa Take 4 Ed na kung sakaling makaano po ako dito, makakapag-apply na po ako ng mga ng trabaho. Nagbukas din ito ng bagong oportunidad sa mga OFW version 2.0 o ang mga online Filipino worker. Dahil sa tulong ng mga training na mula sa Tech for Ed Project tulad ng para sa web development at kahit sa paghanap ng sariling mga kliyente, nagagawa ng kumita ng ilang mga Pilipino kahit nasa kani-kanilang mga bahay. Dahil dun sa DICT na training nakita ko yung dream job ko, which is yung ito ngayon na natrabaho ko. Siguro kung wala yung training, naghihikaos pa rin ako or nag-struggle pa rin ako sa life or hindi pa rin ganun ka-establish yung career ko sa ngayon. Dati, idea ko lang na sana magkaroon ako ng work na nasa bahay lang kasi lalo na po't may kapansanan. So, nung nakapag-training ako, nakita ko na, posible pala talaga at may gumagawa ngayon na nagtatrabaho sila sa bahay at kumikita ng sapat. At hindi lang sapat parang mas malaki pa sa sapat. Maging ang mga tinuturing na napag-iiwan ng sektor ng mga person with disability na bibig Ayan, so we're back. Okay na po ba ulit? Nakainom na ba ang lahat? Nakapagtimpla ba ng kape? Kasi medyo mahaba-haba pa at ang discussion ni Sir. Na mabubusog pa tayo bago magtanghalian. Mabubusog pa ng mga kaalaman sa image editing, particularly sa Photoshop. Ayan, so Sir Rolan, game na po ba ulit tayo? Sige, balik na po tayo. Okay. Ano tayo after a break? Move on. Hanap naman ng iba. Hanap ng iba. Okay. Balik ka tayo sa hugutan, cafe, Sige. Okay. Ako po ay mag-share screen na kasi gusto ko talagang i-share sa inyo ang lahat ng pwede kong i-share. Okay. Nakikita na yung aking screen, di ba? Yes, sir. Okay. So, balik na tayo. Ayan, nakapag-move on na sila. Babalik na daw. Sige. Ma'am, kanina may question dito napaka-controversial. Anong question, sir? Sa kung manakita yun, parang... Hindi na pinapansin yun. Sorry. Nagpinatid ako, sabi ko, may ganong question. Okay. Sige. Sige, na yun? Pass na yan. Pass na yan, yes. Tito Boy. Oo. Okay. So, ganito na. Serious mode na tayo. Serious mode. Okay. So, dito sa photo na nakikita nyo, ano yung nakikita nyong problema sa kanya? Okay. Meron ba kayo nakikita ang problema sa kanya? Sige, pakilagay nga sa comment. Baka meron kayo nakikita ang problema. Color. Bluish. Ayan. Skin tone. Naka-smile. Pati ba naman yung smile? Ano ba naman yan? Ayan. So may blue tint, di ba? Paano nyo siya aayusin sa Photoshop? Yung ganitong klase ng problema. Sige.
sige, mag-open ako dito. Baka sinong gustong magbigay ng suggestion. Hue adjustment. Okay, color adjustment. Color adjustment balance. Okay. Eh kaso paano pag hindi masyadong marunong yung gumagawa ng color adjustment tsaka balance? So meron ako ituturo sa inyong technique. Sabi, Kagebunshin technique na yun. Ito. Kung kayo'y gumagamit ng levels, pwede nyong gamitin yung levels dito. Punta kayo sa pinakababa. Meron kayo makikita ditong adjustment layer. Ay, mali. Sorry, masking pala yun. Sorry naman. Tao lang. Okay. So meron dito adjustment layer. At makikita nyo dito meron levels. Okay? So may levels dito. Pag-click nyo yan, ang kagandahan nito, non-destructive siya. So para lang siyang, nilagay natin na parang, alam nyo yung transparency film, ganun yung dating. So, meron dito kaming nilagay na parang sobrang secret formula. Ganito. Nasa levels tayo ah. Levels na, na adjustment layer. Meron kayo makita ditong menu. Tapos makita nyo dito, meron kalagay auto options. So, ano meron dito sa auto options? Pag-click nyo yan, meron kayo makikita dito, makikita dito na option na kalagay, find dark and light colors. So, pag-click nyo yan, tingin nyo kung ano mangyayari. Charan! Before, after, before, after. Ganun kabili. Ganun kadali. Ulit. Ulit natin. Sige, ulit. Delete ko ulito ha. Delete ko to. Delete ko yung levels. So, blue siya, di ba? Punta kayo sa adjustment layer. Hanapin niyo yung levels. Pagdating sa levels, punta kayo dun sa menu sa gilid. Meron kayo makikita ang auto options. Tapos, i-click nyo lang yung find dark and light colors. Ito yung option na ginawa sa Photoshop na automatic siya na yung nag-iisip para doon sa inyong color correction. Kaya nakalagay dito, auto color correction options. Sa lumang version, wala yan. Actually, ito yung nangyayari dyan eh. Enhanced chromatic, monochromatic contrast, enhanced per channel contrast. Medyo okay, pero hindi pa yung exacto mismo. Or, excuse me po. Punta doon sa enhanced brightness and contrast. Pero ito yung pinakabagong algorithm, which is yung fine, dark, and light colors. Dahil ibabalance na lahat yan. So, pag-click natin okay, doon na siya. Diba? Yan. Ganyang kabilis. Paano pag sepia or gray ang kulay? Iba pong implementation nito. Actually, kapag meron siyang color cast, ito yung gagamitin ninyo. Yun ha, yun ang pinaka-strict rule. Kapag may color cast, ito po yung gagamitin nyo. So regardless na kung anong klaseng color cast yan, blue, green, white, color cast na white, may at magulo. Or orange, pwede nyong gamitin itong technique na to sa levels. Okay. Paano po malabo yung peak? Possibly bang ma-increase? Yes, meron. Meron tayong tinatawag na filter, sharpen, tapos meron dito itong smart sharpen. So pag-click nyo yan, pwede nyong ma-sharpen pa yung itong ginagawa nating, kaso nasa levels tayo. My bad. Click natin sa background, i-click natin yung yung pinaka background, i-unlock natin. Filter, sharpen, tapos smart sharpen. So pwede niyo magawa yan using this. Mas sharp na siya. Ayan. So meron dito mga presets na pwede niyo magamit. Yung lumang version na parang i-unblur mo. Hindi na po available yan sa 2022 version. Tinanggal po yan sa version 2021. Pero kung kayo gumagamit ng version 2020, pwede nyong i-unblur yung isang photo. Okay? So nakita niya to, sobrang sharp na niya. Okay? Medyo malakas na siyang gumamit ng resources. Pero as you would see, it gets the job done. Version 2022 yung number ko, yung aking ayan. So yan, isa yan sa mga technique na shinare ko sa inyo. Sumunod, again, hindi ko siya isa-save, is this one. What if, kunyari, gusto nyo mag-manipulate ng isang object, tapos babaguhin nyo yung kanyang orientation. Let's say, gusto nyo gumawa ng variation nito. So, ipakita ko sa inyo muna, magbibigay ako sa inyo ng demonstration, ang tawag sa kanya puppet warp. So, in-uncheck ko yung layer 0. Tapos gagamit ako ng selection tools. Yan. Gamit ako dito ng quick selection tool. Tapos i-drag and drop ko lang naman dito. So drag and drop. I-drag ko lang. Kunyari, kukunin ko muna yung object dito. Kunyari, ito muna. Kunin ko siya. So kunin ko siya. As you would see here, sineselect niya.
hindi mo na ako masyado magiging precise dito ah. Gusto ko lang makuha dito yung pinaka-object. Let's say ito. Ah, mali. Sige, ayan. Click ko lang to. Ayan. Tapos kunin ko yung kanyang paa. Tapos kunin ko rin yung paa niya dito. Ayan. Sige, for example, maayos yung pagkakaselect ko. Kulang ako ng time pero as you would see here, gagawin ko yan. Okay, so yan. For example, yan. So, ang kalimitang ginagawa nating technique para mag-duplicate tayo ng layer kasama to is anong keyboard shortcut? Meron man nakakaalala ng keyboard shortcut para mag-create ng layer from based from selection? Sir, yung pixelated na picture gagawing clear. Command J, Control J. Okay. Hindi ko na siya maituturo sa inyo yung unblur ng photo kasi wala na dito sa version ko. Meron akong video niyan sa YouTube channel namin para i-unblur yung photo. Wala na kasi dito eh. Wala na dito sa version na to. Kung makapag-download ako na lumang version, gagawa ako ng tutorial on that. Pero tinanggal na siya ni Adobe. Okay. So, next natin, Command J, Control J. Meron na ako ditong bagong layer. Yan. So, itong bagong layer na to, isa-select ko siya. As you would see here, dalawa na yung layer natin. Pinutin ko yung move tool, meron na ako isa pang copy dito. Diba? So for example, nandiyan siya. Tapos gusto ko na baguhin yung kanyang galaw, 'di ba? Kunwari, syempre halata naman dito na parehong-parehong photo 'yan, 'di ba? So litan ko ng konti. Litan ko ng konti, taas-taas ko ng konti dito. Huwag niyo na muna pansinin tong imperfections na 'yan. Excuse me. Naubo tuloy ako doon. Kasi ba meron ako naisip eh. So ganito. Pag select niyo 'yan, punta kayo sa edit tapos meron kayong makikita dito ng puppet warp. So, ano nagagawa ng puppet warp? Pwede kayo maglagay dito ng mga pins para hindi gumalaw or gumalaw. Depende sa kung anong gusto nyong trip nyo. So, in my case yan, lagay ako dito, tapos sa mukha talaga. Yan dito sa... Yan. So, ano nagagawa nyan? Pwede nyo yung pagalawin, yung inyong ginagawang, for example, ito, gusto ko manipulate ito. Ngayari, gagawa lang ko ng slight variation. Ngayari, dito, nandiyan siya. Tapos, yung kanyang, yung wing, nakaganito. Diba? Ngayari, nakaganyan naman siya. Kasi usog ko to dito. Oops. Ngayari, nakaganyan siya, diba? Ngayari, iba yung tilampik ng kanyang ano wings. Diba? Ngayari, ganyan. Oh, diba? Tapos, click ko dito. Tapos, usog ko ngayari dito, ganyan siya. Tapos yung paa niya medyo nakabubati na ng konti. May imagine? You know? Kaya kong i-manipulate yan. Tapos press ko ng commit. Parang hindi masyadong, ano, hindi masyadong drastic dito. Kunyari, so ko yan dito. Kunyari. Nakatingin siya sa taas. Kunyari. So ko dito. Pwede yung gawin niya na. Puppet warp ang tawag po dito. Yan. So kunyari, i-press ko na yung commit. As you would see, nakagawa ako ng manipulation on this. So although hindi siya ganun ka-perfect, you would see the implications of pwede nyo magawa using this tool. Yung mag-commit. Yes, puppet warp. Yan po. Sayang, meron pa naman akong gustong i-unblur na anime. Ah, alam ko yung gusto nyong i-unblur. Papunta pa lang kayo, pabalik na ako. Alam ko na yan. Okay, sige. Close ko na to, ah. Naging atin to. Gamit kayo ng deep, ano. Gamit kayo ng... May technique para gawin yan. Gusto nyo kahit video, pwede yun. Sige, uncheck natin. Don't save. Busted. Like, yeah. I can see it like 1,000 miles ahead from here. Okay. So, next ating tip is, paano kung meron kayong nakitang isang font, tapos naisip nyo, ano kayang font yun? Diba? Ano kayang font yun? Yung iba sa inyo, ang tawag sa kanya, where's the sauce? Okay, where's the sauce? So, pwede kong gawin dito, i-select ko yung pinaka-font, let's say this one. Select ko lang siya, di ba? Kunyari, i-select ko to. Oh, yun, what the font? Sige. Ang nagagawa nito is you go to type, select nyo muna, tapos hanapin nyo yung option na match font. Okay? Buti pa yung mga font may match, no? Pero hanggang ngayon, ikaw wala pa. Ay! Sorry. So eto, meron siya. May font matching siya na possibilities. Ayan. So kita nyo, pwede nyo mahanap dito. Ah, ginamit siguro dito, Verdana Bold. Okay.
pwede rin siyang gumamit ng, let's say this one, Real Herd Pro Bold. Pwede nyo i-download yung mga yan. Pag nakita nyo, sa loob ng inyong subscription, meron siyang, makita nyo mga OpenType, mga Creative Cloud fonts, may TrueType, may Creative Cloud fonts. So meron siyang mga substitute na pwede nyong ma-download para ma-emulate nyo yung klase ng font na gusto nyo makita dito. Okay? Ayan. Click natin yung okay. Pwede nyo ma-substitute yan. So at least, na-detect nyo na lang, ah, yung pala yung font na yun. Diba? Isa yan sa mga artificial intelligence sa loob ng Photoshop. So click ko lang, i-close ko lang to. And ang susunod ko naman na ituturo sa inyo is paano kung gusto nyong gumawa ng isang photo at palabasin nyo siya na para siyang painting. Diba? Painting. So, meron pong filter na tawag dyan is, you go to filter, tapos eto po, meron kayo makikita dyan na stylize, at meron tayo ditong option for oil paint. Okay? Ano na gagawa yung oil paint? Pag-click ko ng oil paint, as the name itself, as it implies, pwede kayong gumawa na parang ganito yung dating ng inyong photo. Diba? Kunyari gusto nyo gawin na parang ganito. Parang painting, diba? Bumaban go ang effect. Pwede nyo gawin yan dyan. Diba? Pwede nyo bagayin yung lighting. Kasi may mga brush strokes kayo. Diba? Ang galing. Ang dali lang gawin. So, oil paint po yan. So, nakita nyo, ayan, pwede kong taasan pa yan. Diba? Pwede kong gawin yan. Yan. So, click ko lang yung okay. 3, 2, 1, done. Meron na akong ganitong klaseng ano, effect na parang painting yung photo. Medyo low resolution lang yung ginagamit kong photos. Kasi pag mga demonstrations ko. Pero pag gusto nyo na mas mataas, meron kayong paraan. Pwede rin po ba yan sa vector mask? Possible. Kasi una, it's a layer filter. So, possible siyang gawin. Okay? Next natin, ulitin natin yung ginawa natin dito. Let's say, balik tayo dito. Let's say, meron kayo nakitang mga macro shots ninyo, mga photos ninyo. Pwede kayo uli pumunta sa filter, tapos click nyo na lang yung settings na ginawa ko kanina. Oil paint, 3, 2, 1, done. Diba? Pwede nyo gawin yan using this technique. Ang tawag sa kanya, oil paint. Okay, close natin. Hindi ko niligay yung photo ni Crush kasi maraming mga ano, maraming mga memories na darating. Babalik. Okay. You don't save ko na siya. Okay, ang next natin is ang tanong paano ba tayo gagawa ng ano, gagawa tayo ng himala sa loob ng Photoshop. Hindi yung naiisip yung himala ha. Ito po. Pwede tayong gumawa dito ng isang blank document lang. Tapos, bakit ko nasabing gagawa tayo ng himala? Ito po yung himala. Pwede tayo magtanim dito ng puno. Weh! Magtanim ng puno? Paano yon? Okay. Ayan. So, pwede tayong gumawa ng magtanim ng puno na hindi tayo maghihintay. So, ganito po. Click tayo sa filter. Tapos meron kayo makikita dito na render. Tapos meron dito ang 3. Ayan, 3. So, pag render natin ng 3, pwede tayong gumawa dito ng mga puno. Imagine nyo, diba? Pwede kayong gumawa dito ng kung ano nung klase ng mga, let's say, gaano kakapal, gaano kanipis, pati yung light direction kung saan nagpupunta yung, marami tayong options. Let's say, gusto nyo oak tree. Meron tayong, kung gusto nyo feeling-feeling Japan-Japan kayo, pwede kayo mag-sakura cherry blossom. O, oh, di ba? Kunyari, nag-imagine kayo, pupunta kayo sa Japan, kasama nyo siya, naglalakad kayo. Mas bigla ka natapa. Hindi, joke lang. Kulit natin, okay. Meron na kayong puno. Di ba? Punong-puno itong ating ginagawang session. So, yun, ganyan kadali. Makakagawa ka agad ng puno. Diba? Yan. Okay, next natin. Gawa naman tayo dito ng fill na black. Bakit gagawin na black? Kasi, gusto ko lang. Gusto ko ng black. Black yung fill natin. So, ilagay natin sa ilalim ng ating layer. Edit. Fill. Black. Alam ko ginagawa ko siya ng mano-mano. Pero, gusto kong ituro sa inyo ng mano-mano. Gawin natin siyang black. Fill. Meron tayong black dyan. Okay. Ang tanong, tanggalin natin 'tong puno. Tapos na tayo gumawa ng ano. Ang tanong, ano susunod natin gagawin? Gagawa naman tayo ng apoy. Maglalaro tayo ng apoy. Yan yung gusto ng iba sa inyo. De, joke lang. Sa filter. Ang tanong, paano kayo gagawa ng apoy?
di ba? Pwede niyong gawin yung apoy na yan, ganito. Oh, yes, pwede niyong gawing brush to. Sorry, ah. Ano na ako. Gumagaralgal na yung aking boss. Gagawa lang tayo ng pen tool. Gamit tayo ng pen tool. Tapos, mag-spray-spray lang tayo. Gagawa lang tayo ng ganitong klase ng pat. Itong pat na to is kapag napagdura na tayo ng pat, punta tayo sa filter. Tapos wala, di ba? Bakit? Ang tanong. Kasi hindi ako na dito sa layer na to. Yan. Dapat nakaselect ko yung sa layer na yun. So, filter. Again, render. Tapos, flame. Pwede kayong gumawa ng blue flame, ng white flame. Pwede kayong gumawa ng ganitong klase ng mga apoy. Yan. Di ba? Kunyari, pwede rin gumawa ng custom color for flames. Pwede tayong gumawa ng blue flame. Or, as you would see here. Di ba? Pinakamainit yung ano. Based sa science, ang blue flame ang pinakamainit na klase ng flame. Meron pa po yung flame that doesn't go out. It's first love. And joke lang. So yan, pwede nyo gawin dito. Yan, pwede nyo taas yung quality. Taasan nyo yan. Pwede nyo taasan to. O, pwede kayo magpunta sa advanced tapos lagyan nyo siya ng turbulent. Yan. Jag. Opacity. Okay na maram glaro. Pwede naman kayo maglaro ng apoy. Yan. Sa Photoshop lang ha, maglaro kayo ng apoy. So, kunyari ganyan. O, violent. O, di ba? Violent. Pwede siyang spread. Di ba? O, di ba? Pwede tayo mag-randomize ng shape. Gusto nyo gawin yan. Click natin yung okay. Yay! Meron na tayong apoy. O, di ba? Ang tanong, pwede bang i-edit yung flame na yan pagkatapos? Hindi po. Paano lang yan? Touch move. Diba? Touch move yan. Pwede kayong gumawa ng isa lang tapos hindi pa siya nagagawa na ano eh, na parang interactive. Hindi pa po. Itanong ko muna sa mga Photoshop engineers kung pwede lang gawin in the future. So, for example yan, diba? Tapos ulit natin, filter, flame, tapos 3, 2, 1, meron agad akong flame. Okay. Saan naman siyang ginagawa? Pwede kang maglagay ng text, gawa ka ng path, lagay mo yung flame, meron ka ng umaapoy na text path. Okay? Yan. So, isa yan sa mga techniques na pwede nyo magawa na kapag nagsimula kayo as Photoshop users. Okay? So, close natin to. And marami pa. As you would see here, excuse me, pwede tayo mag-render tapos picture frame. Gusto nyo maglagay ng picture frame. Meron na sa loob nito. Yan o. Kita nyo. Marami ko yung picture frame na pwedeng ilagay dito. Let's say, rounded art frame. Pwede nyo gawin yan dyan. O, diba? Pwede nyo baguhin yung color. Let's see, gusto natin medyo luma ng konti yung ating frame. Tapos click natin yung close. Magbabago yan. Yan. Kita nyo? Diba? Pwede pa kayong magbago dito ng iba pa. Let's say, gusto nyo medyo kayamanin. Pwede nyo gawin yan dyan. O, diba? So, tapos, picture ni crush sa gitna. Mayroong frame. Tapos. Yan. Gagawa na siya ng picture frame. Hintay lang natin. Oh, di ba? Ganun kabilis. Yung smoke, hindi. Hindi pwedeng gawin pa yan dito. Pwede kayong gumawa ng brush tapos i-white nyo siya. Tapos you have to do it manually. Pero ang isa mga ginawa dito is yung flame. Flame, 3, picture frame. And marami pa. Marami pang filters dito actually. Sa render, merong clouds. Pwede kayong magbago ng clouds. Yan. And meron ding sky replacement pero baka sa next natin na chapters 'yon, yung paglagay ng pagbabago ng sky. Let's say gusto niyo medyo reddish yung sky, pwede niyo palitan ng ibang klase ng sky. Pwede 'yung gawin niyo. Okay? So close ko 'to, hindi ko siya i-save para i-try niyo lang siyang gawin. And next natin is ito. Kung gusto niyo medyo magbago ng profile picture o DP sa inyong mga picture sa inyong Facebook o social media, pwede niyo gawin 'yan dito. So in my example, nag-open ako dito ng picture ng isang whatever. Okay. Open ako ng picture dito. Let's say gusto kong baguhin yung profile photo ko, for example. Ayoko ilagay yung pinaka-photo ko kasi pagtatawanan nyo kung ako yung ilalagay ko dito eh. So pumunta ako sa filter, tapos meron tayo ditong liquify. May recorded video po ba after ng webinar? Yes po, meron po. Nakasave po ito sa DICT Region 4A Calabarzon Facebook page. And as you would see, nakarecord po yan. Okay.
So nung pumunta ako sa Liquify, makikita nyo dito na meron tayong tool, ang tawag sa kanya, Face Aware Liquify. Again, or face tool, sabi nga nila. Yung technology is Face Aware Liquify. Yung tool is face tool. Okay? So buti pa to aware sa feelings mo. Okay. So dito, i-zoom in lang natin ng konti para makita natin yung ano, si Kuya Pogi. Ayan. So nakita niya, na-detect niya na merong mukha dito. Actually, kahit meron diyan mga pinaka na-try ko dito is 5 or 6 na mukha na na-detect niya. Okay? Na-detect niya dito, kaso nga lang dadami dito yung options niyo. Nakita niyo, phase 1, phase 2, yan, nalabas yan diyan. Pero you can definitely dial it using this option. Kunyari dito, gusto niyo lakihan yan. Pero ako lagi kong ginagawa dito sa ano eh, dito sa pinaka heads up display. 'Di ba? Kunyari gusto niyo masingkit pa kayo, pwede niyo gawin yan diyan. Pwede niyo gawin yan dito. Ano, tingnan niyo, 'di ba? Or kunyari gusto niyo pang profile photo, mas malaki yung mata niyo, pwede niyo gawin yan dito. Okay? Huwag niyo gagawin 'to sa mga teachers niyo, sa mga instructors niyo, tsaka sa mga ano ha, mga pinagtitripan niyo, ha? Okay? Gawin niyo sa sarili niyo pero wag sa iba. Okay. So pwede niyo paliitin yung inyong nose bridge, pwede niyo gawin 'yan or pwede niyo o sa inyo, pwede niyo gawin sa inyo sa sarili. Okay, kunyari gusto niyo singkit, yeah, 'di ba? Oh, okay. Tapos kunyari gusto niyo medyo malaki yung inyong panga, pwede niyo paliitin dito. Yan, 'di ba? Yan, 'di ba? Kunyari gusto niyo medyo pwede niyo gawin 'yan diyan. Okay, gusto niyo medyo manipis yung mukha niyo, pwede niyo gawin 'yan dito. Parang si Jaden. Sino si Jaden? Jaden Smith? Okay. Gusto niyo tumangos ang ilong, pwede niyo gawin 'yan dito. Kunyari, babaan natin ng konti dito, 'di ba? Ayun. 'Di ba pwede niyo gawin 'yan? Kunyari ako, medyo mataas na 'yung hairline ko, 'di ba? Ako aminado naman ako, mataas na 'yung hairline ko. Pwede ko ibabaan ng konti. O, 'di ba? Ayun. Gawin mo po fat boy. O, 'di ba? Ayun, papatabain natin siya, 'di ba? Tapos babaan natin ng konti 'yung chin niya, 'pag ganun. Okay? Okay, before, after. Okay? Nagamitin niyo yung tools para sa kabutihan, wag sa kasamaan, ha? Paano mawawala yung acne and pimples? Sige, gawin natin yan. Sige, click yung okay. Hindi ko i-cancel ko na to. Tanggalin natin yung ano, pimples. Okay, ganyan. O, gamit kayo ng brush tool. Spot healing brush. O healing brush, pwede na naman kayong gumamit ng ganun. Diba? Pwede kayong gumawa dito ng isa pang layer. Gawa tayo dito. Tapos saka natin i-sample all layers. Click nyo to, sample all layers. Tapos kunyari, gusto nyo tanggalin yung nandito. Yan, tignan nyo kung mangyayari. O, wala na agad yung mga temples niya. Gusto nyo mawala ng nanal dito, pwede nyo gawin yan. Mangyayari dito. Pero wag natin tanggalin yung mga very distinguishable ano elements. Si ganyan. Diba? Yan o. Diba? Yan lang kadali. Tsaka wag masyadong mag-edit ng ano ng photo na parang ano, para na siyang manikin. Okay? Wag ganun ha. Composite image. Isang buong session yun, magagawa tayo ng composite image. Pero ito, meron ako ituturo sa inyo, gumagamit naman ng artificial intelligence. So ganito, sige. Ay, na-close ko yung ano source file. Sige, okay lang. Hanapin ko lang ha. Source file, wait lang. Desktop, demo assets, yan. So, eto ituturo ko sa inyo, pag meron kayong bagong version ng Photoshop going forward mga 2020 to 2022, meron tayong bago dito na nilagay. Ang tawag sa kanya is filter tapos neural filters. So, ang tanong, ano ba, saan ba itong neural filters? Ang neural filters is powered by artificial intelligence on which pwede nyong magawa yung mga bagay na halos hindi ko pa na-imagine before. So, skip ko lang yung tour. Ang downside lang nito is you have to download the specific, let's say, filter para magawa nyo to. For example, na-download ko muna itong smart portrait. Medyo malaki ng konti ito, ha? Ayan. So, hintayin lang natin ng konti. I-open ko lang din yung kanina. Sabi nyo kanina, gusto nyo yung picture ay parang i-colorize, di ba? Lagyan nyo ng color. So, hanapin natin yung picture kanina. Saan may picture na yan?
Teka lang ha. Wait lang. Ito. Patience is a virtue and virtue is a Gundam. Sige, you'll get the joke later. Open ko lang to. Nakilala natin kung sino to eh. Hintay lang natin ha, magda-download lang to Smart Portrait. Inopen ko lang yung ibang mga files ko para i-prepare natin ng kaunti. Ayan. Ayan. Okay. And marami kayong magagamit dito. Kung kayo po ay concerned sa compositing, meron ditong harmonization na filter on which nakita nyo, yung harmonization, siya na yung gagawa mismo ng composites. Meron ako ditong photo, tapos meron akong background dito, automatic imimix na niya. Hindi nyo na kailangan pa mag-aral na masyado madami sa Photoshop. Actually, marami ng options ngayon sa Photoshop na automated na. That's also the reason why hindi na ako masyado nagtuturo ng mga manual compositing techniques dahil una, kayang-kaya nang gawin siya ng artificial intelligence. Yung photo na to is galing po sa Pexels at ano po yan, credited po yan. Huwag kayong mag-alala. Change background. Kunin yung yunal. Kayo yung maala ko anong gusto nyo gamitin sa photo na to. So, pinapakita ko lang sa inyo. This is for educational use. Educational purposes. So, hindi po ako nag-ano dito. Nakalagay naman po dito yung credited ng ano eh. Okay. So next natin is Smart Portrait. You would see here na pwedeng ayun sige. Ayun nyo ng ganyan. Sige, gagawa ko ng ibang photo. Hanap ako ng isang photo na nasa Creative Commons. Okay. Ayan. Okay na kayo dito. Wala lang copyright to ha. Masyado na matagal tong photo na to. Okay. Sige yan. So gusto natin i-convert to into color. Punto filter, tapos punta tayo sa neural filters. Tapos gusto natin lagyan siya ng color, gusto natin siyang pangitiin, gusto natin padandain, meron tayo dyan. So kunyari, hanapin lang natin tong filter na ang tawag sa kanya is colorize. I-download lang natin ha, habang nag-download dyan. Ilagay ko muna tong smart portrait dito. And then, i-click ko to, enable ko siya. And pwede ko siyang patandain. Let's say, gusto kong mas matanda siya ng kaunti. Yung artificial intelligence na po, ang mag-decide, kalagay dyan, processing in the cloud. So, siya na yung gagawa nito. Ano pong model ng device niyo po? Ang aking model ay MacBook Pro mid-2014. So, medyo luma na tong aking computer. Almost, konti na lang. Konti na lang mag-iisang dekada na tong aking computer. And hopefully, sana ngayon taon na to makapag-upgrade ako ng Apple Silicon. Hopefully. Hopefully, sana. Bago matapos yung taon para mas mabilis yung ating demonstrations. Okay? Or kung matutulungan nyo ako to watch our videos para matulungan yung para may bago na tayong hardware. Okay? Ayan. So, intay lang natin ng konti. Dumidepende yan sa bilis ng internet connection ninyo. And as you would see here, nagda-download din kasi ako ng filter para po makapag-create tayo ng colorization. So imagine, dati, ginagawa ko to ng mano-mano, as in, bawat isang layer, gagawa ko ng isang layer color, tapos naglagyan ko ng, let's say, multiply, yung nagbe-blend ako, lalagyan ko siya ng, let's say, 20% lang, yung opacity. Ngayon, hindi, automatic na siyang pwede magawa ngayon using artificial intelligence. So nakita nyo, naglagay siya ng facial age ng konti, kanyari, medyo liitan lang konti natin yung hair thickness. Automatic na po, ginagawa ng artificial intelligence na yan. So, gusto natin siyang panadain, gusto natin siyang nagagalit, pwede nyo natin baguhin dito using Smart Portrait. And ito po, tumatalino pa siya throughout the years. Nagbabago siya ng algorithm or ng paraan para ayusin. Okay? So, tatanggalin ko muna to. Nakita nyo kung anong power niya, di ba? So, pwede natin baguhin yan. Ito yung before, ito yung after. Kita nyo kanina. Okay? So, balikan natin to, itong colorize. Tingnan nyo, imagine nyo, before, mamanumanuhin ko to. Pero right now, I'm just going to use artificial intelligence and as you would see, yan na siya.
Di ba? Ganun kabilis. Gusto kong i-adjust to. Let's say, meron akong mga color profiles dito na gusto kong gamitin. Let's say, gusto kong parang medyo retro denim. Processing in the device. A specific filter. Pwede kong i-adjust yan. Let's say, color artifact reduction. Kunyari, yung lips medyo mataas. Pwede ko i-manual yan. Let's say, i-manual ko to. Click ko yan. Medyo i-dim ko ng konti yung pagkakared ng lips niya. Konti lang. Yan. Yan. So, pwede kong baguhin yan. Let's say, yung strength niya. Para hindi na siya masyadong, ano, hindi na masyadong matapang na yung kanyang lips. Processing and device, ganun kabilis. Okay? Kaya ako, hindi ako masyadong nag-dwell into doing manual work. Kaya medyo malakas pala yung ginawa ko. Kasi may mga artificial intelligence na tayo. Actually, mamaya pakita ko sa inyo, may isang plug-in sa loob ng Photoshop. Ang tawag sa kanya, kalimutan ko eksaktong term. Meron akong video nun. Nasa ano pala siya? Nasa YouTube channel ko. Sa tips and tricks ko. Yung advanced tips and tricks. Meron ako nilagay dun. Pakita ko sa inyo mamaya. Wait lang. Ayan. So, colorize. Click ko yung OK. Nagawa ko na siya agad. Diba? Imagine before. Isa pa. Gawin natin. Kay Albert Einstein naman. Filter. Neural filters. And with just two clicks. Hintayin nyo lang na kaunti. Babaguhin niya yan at colorize niya. Yan. Medyo mabagal lang yung internet connection ko tsaka computer ko. Pero you get the idea. Gagawin niya yan agad. Wait lang ha. Yan. Medyo mabagal lang yung computer ko. Albert Einstein. Yeah. You see? Sabi dito, sana ma-restore din dati naming pagtitinginan. Depende yan sa kung paano mo siya i-approach. Naging Jody Mango bigla. Okay. Ayan. Diba? At marami pa. Actually, tingnan natin yung ano, neural filters. Baka gumawa ako ng separate na session just talking about neural filters. Kasi sobrang dami. And meron dito ang mga features pa na bibigay ko sa inyo. Bibigay ko ng konting hint or clue. Pag tinignan natin tong waitlist, makita nyo meron ditong portrait generator. Imagine, hindi totoong tao, pwede na kayo mag-create ng sarili nyo mga portraits. Diba? Pero huwag nyo gagamitin ito sa masama, ha? Sabi ka, huwag nyo gagamitin ito sa masama. Yung sa inyo, gagawa dito ng ano-ano mga ano. Gamitin natin yung technology para sa ikabubuti ng ibang mga tao at sa sarili natin. Okay? So, meron din dito ang shadow generator. Kanyari, gusto nyo mag-generate ng ganitong klase ng scenarios. Or ito yung pinaka-excited ako na sana lumabas na. Sa October, ang tawag sa kanya, latent vision. Ano yung latent vision? You can generate abstract artistic concept based on text strings. Ibig sabihin, i-type nyo lang kung ano yung gusto nyong ilagay, lalabas siya. For example, golden angel, you're my angel. Hindi, mali. Iba yun. Golden angel with big wings. Pag-click nyo yon, gumawa kayo, mag-generate siya agad ng art para sa inyo. Okay? Yan, sabi nito, may Jackie Chan American version. Kaya pa ba ang pabatain siya? Medyo, try natin. Tignan natin sa filters. Hindi, maghanap na lang ang photo ni Albert Einstein na ano, bas bata. Diba? So, kunyari, facial age, ibaba natin. Subukan natin, ha? Kasi sabi nyo, pinagtripan nyo ako. Di pagtripan ko lang kayo. Well, sabi dito ni Kenneth, mawawalan ng trabaho ang mga graphic artist designers. Well, hindi naman masyado. Depende rin yan kung makakapag-adapt ka. Sabi nga nila, kapag hindi ka nag-adapt, mapag-iwanan ka talaga. Yun lang naman ang point dun eh. Diba? Sabi nga nila, kung hindi mo alam yung technique, maaari ka mawala ng trabaho. Kaya nga, importante ngayon, naaralin nyo siya. Pag inaral nyo siya, magkakaroon kayo na advantage sa ibang graphic designer. So yan, sinubukan natin na babatain siya ng konti. Medyo bumataas siya ng konti, mga 3 to 5 yan. So before, after. Teka, i-on ko uli ha. Yan, so medyo mumataro siya ng konti. Konti lang. Okay? Ayan. And marami pa. Let's say gusto nyo mag-makeup transfer. Diba? Kunyari, ganito. Hanap tayo dito ng isang example ng isang look.
Yes, kapag wala pong neural filter, i-check nyo po kung updated yung inyong version ng Photoshop. Alam ko, lumabas ito ng 2020. Okay? Tapos meron ditong landscape mixer. Kung gusto nyo baguhin yung settings, for example, ito, sa ano siya, spring. Tapos gusto nyo gawing winter, meron din ganyan. Color transfer, meron din ganitong klase. Kunyari, itong klase ng design na to, or photo na to, gusto nyo gawin na parang ganito yung, let's say, black and white. Processing and device, meron siya mga presets, mga custom settings, pwede nyo agad gawin. So, malaking naitulong nitong neural filters sa mga designers para makapag-conceptualize. Yun po ang sinasabi ko dito, ha. Conceptualize. Ibig sabihin, kung gusto nyo gumawa ng variations o possibilities, pwede nyo gawin dito. Yan. Diba? Imagine before, kailangan nyo gumawa ng kung ano-ano mga paraan, mga recipes, diba? Using this. Mas expressive pa dito na photo. Pero, tingin nyo, style transfer. Tingnan natin itong style transfer. Tanggalin ko itong color transfer. Style transfer, hindi ko pala siya na-download pa, pero tingnan natin. Style transfer, pwede kong gumawa ng variations ng specific style into a portrait. For example, ito. Kung photo na to, gusto kong gamitan ng Japanese-inspired theme, pwedeng ganito yung lumalabas. Diba? Ganun na kadali ngayon. So, maganda, i-embrace natin yung changes, i-apply natin sa buhay natin, sa trabaho natin. Kasi pag hindi talaga natin siya i-apply, maubusan tayo ng ng sabi nga nila, creativity. Okay? Ayan. So, hintayin lang natin ng konti ito. Baka may mga questions pa kayo. May swap face din po. Alam ko, magagawa niyo yan sa magagawa niyo yan sa mobile app, pero sa Photoshop mismo, wala po. Actually, ang sagot nila dito is yung nasa waitlist dito na portrait generator. Maaring pwede kayong mag-swap ng mukha or ano. I cannot dwell on so much information right now kasi baka may masabi akong hindi maganda. Okay? Yeah, makeup transfer, pwede nyo gawin dito. Style transfer, subukan natin. Kunyari, gusto natin ganito. Cartoonize, meron dito. Ito yung makikita nyo dito. May cartoonize version dito. Actually, marami dito eh. Meron dito ngayon. For example, ito. Image styles. Yan o. Yan, marami dito. Kita nyo? Yan, pwede ko i-download all or yung dito lang. Pwede nyo na i-cartoonize yan. Yun ang kagandahan ng neural filters. So, depende yan again sa anong klase ng implementation yung ginagawa ninyo at gano'ng kabilis yung inyong computer at inyong internet connection para magawa nyo itong neural filters. Buksan ko lang ng konti yung aking YouTube channel kasi masyadong mahaba yung gagawin kong demonstration para sa artificial intelligence. Wait lang ah. Nag-message na sa akin yung aking mga interns. Wait lang. Mamaya na muna, mga interns. Meron pa akong demo. Bigyan nyo lang po ako ng konting time para i-open ko muna yung aking video about demonstration ng artificial intelligence on this. Ginawa ko siya parang 2 weeks ago. Teko lang ha, wait lang. Baka may questions kayo dyan ha, ilagay nyo lang po sa ating chat box. Huwag lang po magtatanong ng tungkol sa love life, mathematics, religion, politics, huwag po yan. Sir, may question dito. Specifications po, needed po ng laptop or PC for Adobe PS? Yung brutal na nasagot o yung mabait? Yung makatotohanan, let's say. Makatotohanan, yan. Yan ang gusto ko. Makatotohanan, ito po. Kailangan, ayan, teka. Tingnan nyo ha, ang ganda ng pagkakagawa ng style, di ba? Nakita nyo? Di ba? Imagine the possibilities. Kunyari gusto nyo iba. Diba? Kunyari ito, gusto nyo parang tattoo expo meron dito. Okay. Answer to your question. Ang makatotohanang system requirements is at least Core i5. At least Core i5, 16 GB of RAM. Mm-hmm. Tapos 2 GB of dedicated graphics memory. Yun, yung mga katotohanan.
Okay? Kung mayaman si papa, mas mataas pa doon. Core i7, 16 GB of RAM, 4 GB of dedicated graphics memory, or 64 or 8, or 4, 6 or 8. Sabi nga nila. Or RTX, wow, yamanin. Okay, so sana po ay nasagot. Ang sakit daw, sir, ang sakit. Ako, masakit talaga. Pagmahal. Ganun talaga. Ganun talaga magmahal. Ay, ganun talaga pagmahal ang ayaw hardware. Ganun okay. Talaga eh. Sige. Teka lang. May ads. Wait lang, i-mute ko lang muna to para papakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng demonstration na yon at ano yung video na yon. Baka meron kasi ako na-cover dito na hindi ko na-cover dito sa kabilang section, which is panoorin nyo na lang. Ito, wait. Stay with us, ito, nandito siya. Nandito, ito na. So, simula dito sa file na to. Wait lang ha, ito na. Ito na. Ito, sa aming YouTube channel, makikita nyo, ang pangalan niya is Photoshop Tips and Tricks 2022. Yan, nakita nyo tuloy mga pinapanood ko. Asan na ba? Lakihan ko nga. Ano ba yan? Lakihan ko lang konti ito. Ano, ubus na yung aking... Ayan. So as you would see here, pag nag-start tayo dito sa 1 hour 59, diyan ako nag-demonstrate nung ano eh, nung artificial intelligence. Step by step to, na pinakita ko dito kung paano siya ginagawa, paano ko siya ini-install. And meron mang audio, narinig mo yung audio ko. Ay, hindi, nakamute pala ako. Sorry naman. Unmute natin, okay? So, ang gagawin ko, kung meron nandito yung plugin, magka-create ako ng bagong, yan. Ituturo ko dito kung paano, ano, kung paano siya i-download shop using artificial intelligence. Sige nyo mabuti. Sobrang galing na bulula ko, di ba? Hintay lang po ng konti. Ayan. Alam nyo ba na pwede ako mag-create ng layer dito? Meron na agad akong design na ganyan. Pwede ako mag-create ng layer dito. Meron na agad akong artwork na ganito. Imagine, ano kabilis? Yan. Actually, hindi siya kapareho nung kanina. Tingin niyo mabuti. Itong design na ginawa ko dito, hindi siya kapareho nung kaninang ginawa dito sa... Oops. Ay, bad. Hanapin ko siya dito sa... Nasaan na ba yan? Where is that? Nalito, di ba? Ito. Hindi siya kapareho. Hindi siya, nakita nyo, di ba? Hindi siya pareho. Dahil una, ito, dalawa. Ito, isa lang. Okay? Ayan. So, panoorin nyo na lang yung video na yan. Nandiyan lahat ng ano, steps kung paano siya ginagawa. And this is really a kumbaga, game-changing moment para po sa mga designers, artists, to adapt. Yun yung gusto kong sabihin dito. Hindi ko kayo tinatakot na oh, mawala kayo ng trabaho, ganun din. Kailangan natin mag-adapt eh. Parang katulad ng mga photographers before, di ba? Pag gumagamit ka ng lumang klase ng SLR, tapos bigla nagkaroon ng digital SLR. So, kailangan nyo mag-adapt. Ganun lang talaga ang buhay. Okay? Real talk lang, sabi ko nga. Ayan. So, marami pa akong gustong i-cover. Kaso nga lang, mukhang medyo nagmagalagal na yung aking boses. Meron pa akong mga gagawing mga workshops. Kailangan ko na muna magpahinga ng konti. Maraming salamat po sa ating mga viewers sa DICT Region 4A Calabarzon. Sana meron kayo natutunan. Kahit yung mga hugot, meron din ako naibigay sa inyo. Ayan. So maraming salamat po. Alright. So napakadami po namin natutunan. There's so much learning in this session. Ang dami about image editing. I think agree talaga ang marami sa aming part sa ating participants. Meron tayong participants ay na 464 kayo na 480 yung iba siguro is na-disconnect kasi mahina ang internet. Thank you so much, Sir Roland, for this very insightful, informative na discussion. I know, ako talaga personally meron akong mga natutunan kaya sabi ko papanoodin ko din yung ano nito. Ano nga yun? Sa replay ng FB Live. So, pwede rin po ninyo yung i-balik-balikan ang mga nasabi ni Sir, na-discuss ni Sir sa ating FB Live sa DICT Region 4A Calabarzon. And
please help him po to subscribe sa kanyang YouTube channel kasi ang dami din niyang na-share doon na pwede nating ma-adapt. Tama si sir eh, kasi tayo ngayon ay nasa trend, nasa kailangan nating sumabay sa agos, kailangan nating sumabay to what is trend kasi nga, yun yung demand ng society. Kailangan nating makaabot sa standard ng society. So, ayun, thank you so much, Sir Rolan. And ma'am, the award, yes po. Sorry. Mayroon pa ako nakalimutan. Sabi ko, bakit parang may extra time pa ako? Mag-share screen lang ako ng konti. Kasi, pasensya na medyo na, ano, naputol kita. Kasi magbibigay ako ng chance sa ating first 100 attendees para makakuha ng certificate from Creative Nation Academy. Wow! Medyo, sige po. Medyo limited lang po ang aking sending capability. Kaya 100 lang. 100 lang. Sige po. Napi ko lang ah. Ito po ma'am. Ayan. Again, my name is Rolan Banez. Support niyo po yung aming YouTube channel kasi pag wala na kaming views sa YouTube, titigil na kami. Tutuloy pa rin naman namin. So ganito lang po. Meron kaming groups na tinayo ko, ang tawag sa kanya Adobe Creative Educators Philippines. Kung gusto niyo po maging educator, magpa-certify, meron kaming group na ganyan on which you can get to know me and my little habits and then and the group itself happy ko to ah, ilagay ko sa i-paste ko to sa ating chat box para mapuntahan nila. Ayan, join lang yes, po kayo diyan. Okay, wag lang po maglalagay diyan ng ano ng tawag doon yung live selling wala. Well, okay, tapos again subscribe to our channel na magitan po ni Ma'am Roan. Don't be the same, be better. Sabi nga nila, congratulate yourself for wanting to be better. Kaya pag nakapag-move on ka na, hanap ka na ng better. Mas maganda yung yes, naghanap ka ng better. Diba? Huwag na yung balikan tapos away uli. Tapos, hanap kayo ng better. Okay? Congratulate yourself for being better. For questions, clarifications, violent reactions, love letters, pen pal request, and then, munta po kayo sa aming ano, you can email me at rmbanez@creativenationacademy.ph at creativenation.ph. Kapag hindi po nakapag-send, kapag hindi dumating yung e-certificates, i-message nyo lang po yan, walang sasagot. Hindi, ako po yung sasagot dyan. Ako yung sasagot dyan. May question dito, pwede bang, mamaya, sagutin ko yan yung Intel Iris. Sige po. And again, continue practicing, watch and read other resources. Hindi lang naman po ako ang nag-iisang resource sa buong mundo. Marami po pong resources. And I highly encourage na kapag meron kayo natutunan, pwede nyo kayo message, sir, may natutunan akong ganito. Tuwan-tuwa ako doon pag nakakita ko ng mga estudyante ko na natututo sila ng ibang mga bagay. Bilis ko magsalita na, sorry. Kulang ng oras eh. And what happens next? Kung gusto nyo po makakuha ng e-certificate sa session na ito, sa Creative Nation Academy, pwede nyo pong barilin itong aming scan QR code for e-certificate or pwede nyo pong i-type. Ako na magta-type. Siyempre, diba? Copy and paste ko lang to. Copy and paste tinyurl.com. Ilagay natin everyone kasi para open to everyone. https://. Verified po ito. Safe po ito. Kasing safe ng... Huwag na. Huwag na tayo mag-umulit. Tama na yun. Pota na tayo eh. Yan po. tinyurl.com/CNA-cert-reward. Yan po. So, ilagay nyo lang ng tama yung inyong mga email address. Kasi pag mali yung email address nyo, tapos biglang magsasabi sa akin, sir, hindi pumapasok yung email, yung e-certificate ko. Tama ba yung email address po? Tama ba yung email address na nilagay mo? Hindi po. Yun po. Make sure lang po natin na tama yung email address. And again, maraming salamat po sa pag-join sa ating session together with Ms. Roan sa DICT. And yun po yung aking gustong isabihin na dito. Dami ko na sinasabi. All right. Thank you so much po ulit, Sir Rolan. Talaga namang ako personally nakikita ko na nag-enjoy ang ating mga participant for this morning. And tulad nga nang nasabi ni Sir, doon sa nabanggit niya na dapat open tayo lagi sa pagkatuto. To be better. Yan. Ang galing mo daw po, sir. Sige, basa tayo ng ilang comments. And nakita ko po ikaw sa YouTube about sa Photoshop editing. So please subscribe his channel, Creative Nation Academy. Yan. Para matulungan pa natin, sir, na makabili ng, ano nga yung sabi ni sir, Apple M. Apple M. na laptop. Okay, so to award the Certificate of Appreciation to our
resource person for this morning. So very napakagaling na resource person. Okay, let me read the citation. Certificate of Appreciation is hereby awarded to Mr. Rolan M. Banez for sharing his invaluable insights and expertise as a resource speaker during the webinar entitled Image Editing and Photoshop Magic. Wow, magic. Organized by the Department of Information and Communications Technology Region 4A, held on September 29, 2022 from 9 a.m. to 12 noon via Zoom and Facebook Live platform. Signed by Dr. Maria Graciela R. Buca, the head of the Technology Operation Division, DICT Region 4A. Once again, thank you so much po, Sir Roland, and let's give him a virtual applause. Grabe, sobrang galing ni Sir. Sana po ay hindi ito yung huling pagkakataon na marinig ka namin, marinig ka ng buong Calabarzon or buong Pilipinas sa mga isineshare mo. Again po, please subscribe and support the YouTube channel of Sir Roland, which is creativenationacademy.com. Okay, so ayan. Though doon naman kanina sa ating mga, during the discussion, sumasagot din si Sir sa mga katanungan. And I can say naman na halos lahat ng questions ay nasagot. Ayan. So thank you so much po sa lahat ng ating participants and Facebook Live viewers. So eto na ang inaabangan na attendance and evaluation form. Ayan. So kasama ko po nga din nga pala sa araw na ito si Ma'am Loarnie Tolentino. Siya po ang vocal ng pre-Wi-Fi for all. Hindi ako nagkakamali. Mamaya nakahaka pala ako. Ano? So kasama ko din po siya, si Ma'am Loarnie F. Tolentino, na nakabase po siya sa DICT Regional Office. Hi na ma'am Jan. Hi naman ma'am sa ating mga viewers and participants. Hello, hello Sir Roland. Yes. So, thank you po sa opportunity na makapag-share kayo ng inyong knowledge dun sa ating mga attendees po. Okay. Thank you rin po. Ayan. So ibibigay na po ba natin ma ang attendance link? Ah, yes ma'am, pero pwedeng photo op muna tayo. Ayan, oo nga pala, photo opportunities. Pero ma'am, ito ay nakapanelist. Ano? Yes, ma'am. So tayo lang. Oo. Malwalang tayo. Sorry. Tumutunan ng ano, ng Zoom link kasi ang daming ano, ang daming participants. Kaya nga, inakakatuwa. Umabot tayo ng 1,700 plus. Wow! Very interested talaga sila kay Sir. Charing. Daan naman interesado kay Sir. Okay, so paano tayo na lang sa panel, ma'am? Mm-hmm. Sir Martin, pwede po mag-open na, ano, ng... pwede na si Sir Roland. Sa ating po mga participants, eh, makikiview na lang po nyo kami. Okay. Okay, on my cue. Mm-hmm. Okay. Wait lang po ha. Okay. 1, 2, 3 is mine. One more. Sige po. 1, 2, 3 is mine. All right. Thank you so much po, Sir Roland. Na and Mamola Arnie, Sir Marco na pala acknowledgement din po. Siya po ang nag-tumulong sa atin sa technical para sa ating Facebook Live. Sa ating participants and Facebook viewers, sana po ay hindi ito yung huling pagkakataon na supportahan ninyo ang mga trainings and webinars na initiate ng Department of Information and Communications Technology, Region 4A Calabarzon, and other provinces office like the ACT Quezon Provincial Office. Once again, thank you so much po. Yun pong certificate, yes po, isi-send po namin. Ay, ma'am, yung attendance, bago pala ang lahat. Magpupunan kayo mapalis. Yan, habang nagsisend po si Ma'am Rowan ng ating attendance link, oh, Sir Roland, meron ba tayong, meron po bang aabangan ulit yung ating participants, yung mga participants natin for next session? Ma'am, sige, marami pa naman tayong topic dito. Ano lang, ano natin, baka pwede tayong mag-lightroom or 3D design or... Wow. Sila, ano, dun nata sa feedback form, meron natang parang request. Kung meron kayong mga request dyan, lagay nyo lang. Huwag lang kakanta ha, kasi... Ay, sasayaw daw po. Ay, wag na. Kanta na lang. Ayun. 3D daw at Lightroom. Mm-hmm. Ayan, sige. Marami sana pa. Sana maghapon. Sir, kaya niyo ba yung maghapon? Or half-half day ka?
Depende. Depende UI, sa UX design. Depende sa boss. Yeah. So thank you very much po ulit, Sir Roland. Yeah. Welcome po. Okay, ito po yung kanina pang attendance. Ano po, yung po mga nakapag-attendance na, ay kahit po hindi na. Ay ma'am, may post-evaluation din pa ba? Actually, yan na yun ma'am. Attendance and evaluation. Mm, pinag-isa okay. na natin siya. Ayan, pinag-isa na. Pinag-isa ng Diyos. Sorry. Wow. So, ayan po. Pwede na po tayong mag-attendance. Ano po yan, evaluation, hindi po devaluation. sige po, is ilalagay ko rin po dito yung aming Facebook page. Ito po yung sa Quezon. Ano po? So halimbawa po, may question po kayo with regards sa ating sa certificate, eh pwede nyo po itong senda ng inyong concern. Wag lang pong sa gabi at ako po ay nag-iibang anyo na. Sorry. Okay, so ito po, quezontech4n@gmail.com. Pag po may concern sa mga certificates or may clarifications, is pwede po. Yun po mga magre-request ng recording nito, is pwede naman po. Ano po? YouTube channel po ni Sir. Ano nga po ulit, Sir? Ito ma'am, send ko dito sa ating chat. Yan, sige po. Video. Mm-hmm. Sige po, pa-subscribe and like na din po ng YouTube channel po ni Sir. Mayroon ako isang question dito. Wala pa naman tayong exactong 12. Pero may nagtanong dito about dun sa Intel Iris. Saan na nga ba yun? Tignan muna kayo mag-comment. Hindi, sabi dito Intel Iris Xe ba yun? As long as mataas yung kanyang RAM, dedicated RAM para doon, let's say 2 gigabytes, okay yun, walang problema. Ako nga, ang MacBook Pro ko na ginagamit, parang 1.5 something lang. So, Intel Iris din ata itong sa akin. Kalimutan ko na. Ayun. So, ayun. Pwede yun. Pwede daw po. Oh, pwede po, pwede po. Pwede yan. Sabi nga dito sa isa pang question, sabi ni LGUGMA Harwin Coronel, ay hindi pa natin nasagot. Mas advantage po ba ang Mac OS compare sa Windows when it comes sa paggamit ng Adobe Creative Suite o Creative Cloud? Mas malaki lang po ang advantage ng paggamit ng Mac OS kasi napaka-stable niya. And hindi siya masyado nagkakaroon ng mga problema, hindi rin siya masyado napapirus. And mas optimized po yung paggamit ng ating graphics application sa Mac OS platform. Ako, simula nung gumagamit ako ng Mac OS platform ng 2005, bumabalik-balik din ako sa Windows kapag mag-games. And then, pag mga ibang task, let's say mga legacy apps, okay. Pero pag graphics, video editing, mas maganda talagang gamitin yung Mac OS. Ayun. So nasagot naman po, ano? Okay yun. Yun. Kapag ano lang, pag mga ibang task, let's see, mga legacy apps, okay. Pero pag graphics, pwede yun. Ito talagang gamitin yung Mac. Yun. So, nasagot naman po, ano? Okay yun. Yun. Kapag ano lang, pag mga ibang task, let's see, mga legacy apps, okay. Pero pag graphics, pwede yun. Okay. Ito po yung attendance. So mga hindi pa nag-attendance, here ang ating attendance. Yan, may mga nagsusubscribe na. Thank you po sa subscribe. Ayan, sir, may question dito. Sir Roland, pwede pa rin po bang makakuha ng certificate sa past webinar nyo po doon sa YouTube? Opo. Ay, pwede daw. Pwede po. Pwede pa. Actually, hanggat available pa yung link, hanggat available pa yung video, pwede pa kayong kumuha. Kasi yung iba pong video namin, tinatanggal na namin after a month. So after a month, ano na po siya, part na siya ng aming exclusive content na ano, as part of a service na ginagawa namin sa Creative Nation Academy. Ayan, pwede pa daw po. So yun, pwede niyong i-rewatch yung mga videos ni Sir sa kanyang YouTube channel. Yan po. So, thank you po sa ating lahat. Again, thank you so much, Sir Roland.
grabe. Ano, so yung wala na pong katanungan is you're free na po to leave the Zoom room, particularly sa ating mga participants. Thank you so much po ulit. Till our next webinar. Yeah.